Good morning, Inday. Inday, good morning. Good morning, Inday G. And Inday, Sis Joy Castillo. Good morning mga lalabs. Kumusta? Kumusta ang inyong buhay? Ang inyong Inday Iring ay nakapaligo na. Kaya ito sa inyong harapan mag ala kirikinding-kinding. Aray ko. Mag-ala Michelle Japina tayo. Aray ko. Panay suklay. Panay ganun-ganun. Kaso lang ang buhok natin ay ma-exit lang. Wow, guwapa. Guwapa kagad. Thank you so much, Inday. Kasi lang ang buhok natin maiksi at pinaplano natin na putulan pa. Kaya magandang buhay po sa inyong lahat. Pintuhan po tayo sa mga issue-issue ngayon na mga nangyayari na unfair sa buhay ng iba't ibang kapwa, ng mga kapwa, ng kapwa natin. Shout out! Good morning po, mga lalabs! Ang inyong lingkod, Inday Iring. Inday Iring. Mixed vlog. Inday. Siguro papalitan ko siguro ang channel ko ay Inday Iring Mixed Vlog. Mmm! Ah, very delicious my coffee. kaya, good morning, Inday G Channel. Magandang buhay po. Nakita na naman ang mga gutay-gutay ko kasi, Diyos ko, ginoon ko. Ganyanin nga muna natin konti. Para hindi naman makita yung mga gutay-gutay natin, palagi na lang ini-screenshot. Pakialam ko sila ba, hindi nanganak, siksi ba sila? Aray ko, Diyos ko. Harang, sabi ni Inday G, Haba Blessed Farm, Sandy Miss Roth, at sa lahat. Kaya nga, yun nga, sanang title ko, Sis Joy. Kaso lang sabi ko, ano ba ngayong araw na ito? Sunday na ba talaga? Alam niyo mga lalabs, ito yung mata kong isa, ang pati. Iwan ko. Hindi ako minsan mapakali sa pagkamot. Thank you, Sis Joy. Same to you, Sis Tusok. Number one, have a visit Sunday Day Road. Bates, guapa. I love you, Inday. Guapa, Inday G Channel. Good morning, Sis Roth. Loto live mo ngayon. Hindi pa, Sis Ikoy. Mamaya-maya pa magluto ako ng fried rice lang at saka scrambled eggs na naman. Kasi yung anak kong lalaki kahapon yung niluto ko. Sabi ko sa anak kong babae, alika, kaya tayo sa taas doon tayo kasi naantok ako. Maaga pa kami nagising. Kasi mamaya, dito kami sa isang kwarto matulog kasi sobrang liwanag na ngayon. And nandoon sa taas, nakatutok sa amin yung ano, yung bitana. Kaya maliwanag na nagigising kami ng maaga kahit walang pasok. Kaya mamaya dito sa isang kwarto kami matutulog kasi madilim dito. Para mahaba ang tulog ng anak ko. Kasi parang ano siya ngayon din, ibalis, ano ngayon? Hindi siya ano ngayon ang kanyang ano, gising maganda. Miss Inday G Channel, hello from Sis Joy Castillo. Good morning, Day, sabi ni Inday G. Day Joy Castillo, happy Sunday, sabi ni Inday G. Wow, guwapa. Thank you, Inday, ha. Ikaw ang sikan, Japina, Day. hindi. Aray ko, Diyos ko. Wala tayo doon sa mukha ni Japina, oh. Sa mga katawan pa lang, sa mga ano, Diyos ko. Si Japina pa talaga, marami tayong maging basher dyan. Diyos ko, wag.
Tamsak-tamsak dan, sabi ni Sis Joy. Thank you so much sa mga shout-out dyan, sa mga tamsak dyan. Sir Willie Astria, Blessed Sunday from Inday J. Inday Kati, shout-out sa'yo Inday. Maayong kinabuhi. Good morning, Inday Kati. Thank you so much, Inday. Bagay hikaw mo, Day, sabi ni Inday J. Talaga, Inday? Ika nga, para ano... Para lalabas ang ikaw, hindi na. Itong bagay sa atin, yung ala, mag-ala Japina na muna tayo. Kasi para maging viral tayo. Idol ko yan si Japina, maganda yan eh. Sa kagandahan. Maganda ang kotes niya. Dantang Sakday, thank you so much, Inday Kati. Inday Mimi Bear, shout out din sa iyo. Maayong. Mega mega love shout out, Ma'am Joy. Hello po, sabi ni Inday Kati. Ate Rot, mega love shout out, host, Tamsaktan. Salamat, Inday Mimi Bear. Malakas talaga ang ating saging, Day Rot, sabi ni Inday J. Bakit Inday J? Tamsak, hello. Shout out sa iyo, Sisi Koy, Kerbin J. Thank you so much sa pagpunta sa live ko. Mimi Bear, mega love shoutout, sabi ni Inday G. Sisi Koy Kati, mega love shoutout, sabi ni Mimi Bear. Mega mega love shoutout, Sisi Koy. Excuse me. Mimi Bear, hello, Sisi Koy. Sis Kevin Jade, mega love shoutout, sabi ni Sisi Koy, ni Inday Mimi Bear. Kevin Jade, mega love shoutout, sabi ni Inday G. Wala pa naman, ipin muna natin ito. Hello, Mimi Bear, sabi ni Sis Kevin Jade. Ate Inday, sabi din ni Sis Kevin Jade. Nagambag ka na ba ng 30% Miss Roth? Yes, sabi ni Sis Joy Castillo. Yan, ito nga ngayon ang ating, ano, hindi ko lang nilagay. Iniisip-isip ko, sa totoo lang, may karapatan naman ako mag-reaction. Pwede. Kaso lang, tahimik si Gabisera, hayaan ko na yan. Gusto ko sana i-thumbnail siya dito, sabihin, ang kanyang opinion, no? Kaya mamaya may paano ako dito na sa sinasabi ni Gabisera. Iparinig sa inyo kung na panood nyo ang kanyang live kahapon. Mag-ala Japina muna tayo sa kagandahan kahit hindi naman tayo. Aray ko, Diyos ko. Japina, Dayo, tingnan mo ako, Day. Maganda-ganda mo kasi. Maganda talaga si Japina. Maganda. Tapos, kahit hindi siya slim, maganda, nakakabagay yung katawan niya. Maaga pa ako, nag-live. Kanina, Day, sleep ka pa dyan. Si Inday Sipat, aking kausap, sabi ni Inday J. O mamaya, mag-reply ako, Inday. Ipa-ano ko lang ang live. Katakbuhin. Miss at Kati, hello. Good morning, sabi ni Inday, Anisis Joy. Arby, shout out sa'yo to, Noy. Salamat sa pagpunta sa live ko. Ikaw nga si Kanjapina, guwapa, sabi ni. Good PM po sa lahat, sabi ni Kuya Arby. Nang maayong hapon, sabi ni Arby. Ito di sabi, pag mag-live, natambay ko yung CPA. Hindi na ako nagko-comment. Basta itambay ko na lang dyan. Minsan, antok na ako talaga. Inaamin ko talaga, antok na ako. Sumasakit ang mata ko. Ma'am Joy Castillo, migalap shoutout po from RB. Haha, pabawasan mo, buhok mo, Miss Roth, para makita earrings mo, sabi ni Sis Joy. Kaya nga, para magpagupit siguro ako dito hanggang dito, Sis Joy. Pupunta kami sa Czech Republic. Sabi ng asawa ko. Pero bakit doon pa, no? Kasi, sabi, hindi naman mura doon. Mahal din kasi tapos mag-drive ka pa. Dalawang oras kalahati yata. Tapos, iwan ko bakit gusto niya doon. Gusto din kasi ng anak ko doon magpa-parlor eh. Kaya doon kami nagpa-parlor. Nagsikan Japina nga ako. Tingnan nyo. Di ba? Ito ba yung stress? Ito ba yung stress? Alam nila ni Inday J yan. Ako yung kausap nila araw-araw. Stress ba ito? Ay,
Ay, Diyos ko, Ginoo ko. Kaya, umpisa na natin ang ating, syempre, Inday, magaganda talaga, lalo na ang mga ladies sa Japan. Ano kaya mga secret nila, Inday? Kaya nga, magaganda sila. Ma'am Joy Castillo, shout out po sa iyo, sabi ni To RB Pastrana. Boss RB Pastrana Channel, hello po, sabi ni Sisi Koy, Joy Castillo. Yes, Day Joy Castillo, tama ka, Dayrot, bawasan mo, kunti he mo na Day, lalo ka gaganda, sabi ni Inday J. Bawasan ko ba, Day? Tingnan ko. Kasi sabi ng kaibigan ko, bakla, huwag mo na pagupitan yung ano mo, buhok mo. Kasi lalo daw ako tumataba kasi bilog ang mukha ko. Napanood ko live ni Kuya Gab kagabi. Reply ako. Salamat po, Sis Joy Castillo. Kasi ayaw niya bawasan hair mo, Day. Rot kasi si Japina mahaba hair niya. Pero bagay, sabi ni Inday J. Sa akin ba tayo hindi bagay? Parang masakit yung Day. Aray ko! Maganda kayo si Japina. Maganda talaga sa to. Maganda pang kutis niya. Tapos, alam mo, pag magla-live siya, gusto-gusto ko tingnan ang mga daliri niya, parang mga kandila. Ang mga daliri niya. Kaso lang yun nga ang sabi ko sa inyo. Sad to say, alam niyo naman, ang pera sa Negros, ginapiko, ginapala. Kaya yung mga ugat ko, grabe, nagbobultuhan yan. Inday Irene, love you. Salamat po sa pagpunta. Miss Inday G, mas bagay nga kay Miss Ruth. Medyo maikli ang hair. Okay. Parang marami ako dito mga viewers na gusto ang maikli. O sige, paputulan ko na nga. Kaya yun. Harang at Idna, may galang shoutout po. Inday Irene G, may galang shoutout from Inday, Idna Buisa. Harvey Pastrana, hello from Inday, Idna Buisa. Huwag naman masyadong maikli, Miss Ruth. Hanggang balikat lang. Okay na, sorry. Kaya alam ako, hindi, Sisi Koy, Joy Castillo, kaya nga, dito, no? Diba? Dito. Iwan ko, bakit naghaba na nga ang buhok ko eh. Hi, Michelle. O kaya, ano na tayo, mag-umpisa na tayo sa atin pag-kikwentuhan. Kwentuhan lang ito, hindi natin tatawagin na reaction kasi hindi naman tayo reactionist at hindi tayo reactor. Magsasalita lang tayo bilang supporters sa mga isyu-isyu ng ngayon. Sis Ruth, asawa ko, Negros din. Kandone. Ay, oo, alam ko yan. Okay, Sis Willie Austria. Okay. Salamat po. Kaya, mga lalabs, di ba, anong masasabi nyo sa sa mga tinatanggal, sa ilan, sa mga natanggal, sa 30% na ano ambagan magbigay at saka doon lang tayo magbabase sa sabi nga nila daw sa tatlo yata nagreaction iwan ko pero ito ang sinasabi ni Sis Maramara sorry ito sa mga pangalan na nabanggit ko dito ha sorry lang. Parang sa live ni Kuya Bal, parang naano yan naman ito na nasabi yan na nakorek yan na yata. Nakorek yan na yata, parang hindi ko masyado na ano. Pero nandoon ako sa live na iyon, pero parang pinaano ko lang kasi pinapatakbo, hindi ko lahat na ano. Yung live niya isang araw na iyon, pero nakikita ko sa parang nasabi na na parang kinorek o iwan ko lang, no? Pero doon lang tayo sa inano nila na parang tatlo sila yata si Teacher N. Sorry kung nabanggit ko dito. At si Sis Maramara. Itong tatlo na ito dati, iwan ko, marami talaga galit dito sa kanila. Dati pa, nung unang, yun naalala nyo na tatlo sila, yung inano nila agad, sila ni Alex Librada, no? Naalala nyo yun, si sila ni Joners, ganon. Tapos, nakaano na rin nila ito si Ate Mighty Amy. Yung mga ganon-ganon ba, di ba? Para sana, yung sa akin lang opinion, wag na lang sana mag ano-ano na mga tao na kukuha ba, tapos gawain mo ng ganito, ganyan. Kasi, lalo na yung tao na yon magkaroon din sila na maraming kaaway.
Diba? Ipa, for example na lang natin sa ibang charity vlogger like Pugong Biyahero. Diba, tahimik? Hindi tayo magsasabi na dito sa amin tahimik, pero alam naman ang karamihan is may kaguluhan, may ano talaga. Kaya may mga issue-issue talaga. Kahit na hindi tayo updated, makapunta tayo sa isang live, BG lang tayo, tahimik tayo. May mga viewers talaga na hindi sila mananahimik lang, nagko-comment talaga. Kahit minsan ang isang host, hindi pa yun ang content niya o kaya ikwento niya. May mga viewers talaga o kaya supporter na magko-comment ng ganun. Kaya, yun. Iwan ko lang kung ano. Sana naman, hindi naman yung para sa for the views lang o kaya para ma-boosting, magkaroon ng views yung isang tao, no? Huwag naman sana yung ganun na para gagawa-gawa lang ng eksena ba? At syempre, hindi naman sila ito magsasalita. Kundi talaga galing kay Kuya Bal, no? Siguro. Pero na ano na ito, kasi 30%, napakalaki naman yun. Kahit na magtrabaho ka ng normal, tatanggalan ka ng gano'n, mabigat. Katulad ito, hindi ko kasi na, di ba nga, Miss Roth, nakasagutan ko yan, si Maymay sa live ni Kuya Jubilito. Oo, opo. Maano talaga ito, marami talaga sila. Iwan ko bakit sila, kahit nga na si Ate Imi na kapatid na eh. Nakabanggaan pa nila ito eh. Di ba? For example, hindi man tayo maano sila. Pero parang hindi maganda tingnan. Nakapatid. Tapos, sa atin opinion lang, Sis Roth, try mo mag-reaction, sabi ni Sis Willie Austria. No? Yung mga ganong ba mga bagay-bagay. Kasi, parang bilang sa ating Pilipino tayo, no? Yung iisipin natin kapatid ng isang tao na yan na sinusuportahan natin. Tapos ito, wala naman. O ano bang papel. Tapos hindi naman sila yan kilala sa kalingap na talagang sabihin na natin, oo, kung may papel man sila dyan o ano. Pero pag ipalagay talaga, kung pira-pira lang talaga, di ba? Hindi naman sa sponsor na ano sila siguro na malakihan. Sa totoo lang, di ba? Kahit ako, sa pananahimik ko, totoo. Kahit sila, ito sa mga, ano, sa kanila na ito. Alam na alam ko, kahit na dito lang ako kay Gabi Sera, nag-i-sponsor kay Kuya Andy. At kung sino pa, hindi nila alam kung ilan ang ano ko. Kasi, kaya sa mga ano dyan, na magsasalita-salita, na wala kayong alam sa katotohanan, mabuti pa bago kayo manira, itikom nyo na lang yung bibig nyo. Yun lang ang masasabi ko sa inyo. Inday, I love you, Inday, hilo-hilo. Hindi talaga ito maganda kasi katulad na lang, no? Ang istorya ni Ron TV na iyan, sa totoo lang, katulad nito, sino ba yung unang namatay sa pamilya niya? Yung nanay ba o ano? Mayroon pa nga dati yan na, bakit ganito si Ron TV, Ron Official yan eh. Yung mabait yan, pag nagpunta sa dait yan, doon niya natuloy kay Gabi Sira. Mayroon dati na marami na nagsasabi sa comment section na bakit may sakit din yung nanay niya, namatay ang nanay, bakit hindi siya nakatanggap ng tulong. Pero di ba nakatanggap naman yun kasi yun. Tapos, siyempre may pinagdadaanan yung tao, hindi natin alam. Sa totoo lang, hayaan na lang sana ba yung magdaloy. Huwag na lang magkuda-kuda o magawa ng eksena o kung ano-ano na hindi natin kasi hawak ang utak ng mga tao. Mayroon talaga magre-react dahil iba-iba ang ano natin. Iba-ibang opinion natin, iba-iba ang ano natin ang feelings.
maswerte ka lang kung may mga tao na manahimik na lang. Kaya ganyan minsan, hindi din maganda kung may mga tao na manahimik kasi yung para ang baluktot maituwid, yun na lang. Kung baga ba, ano, yung katulad sa mga tao na mahirap, parang wala sila busis, yung ganun, kaya mananatili. Yung katulad sa atin sa Pilipinas, bakit pag magkaroon tayo ng amo, magkakaroon tayo ng mga tao na matataas sa atin na katulad mayaman. Yung parang grabe ang ano natin, no? Grabe yung pagrespeto natin. Okay lang yan pag ganyan na magrespeto tayo kasi yan ang ugali natin. Pero yung kunin na apa ka na tayo, di ba? Hindi naman, ano siguro, hindi naman, maliban lang talaga sa mga hinaharas ka na yung iba, di ba? Hindi man maganda sasabihin dito, ayaw ko kasi bawal yata. Yung alam yun na pinapatumba o gano'n na lang na word, di ba? Mayroon talaga mga gano'n. Kaya manahimik na lang. Iba't iba ang mga sitwasyon. Kaya syempre, ito sa mga viral ngayon dito, na mga issue sa YT ng mundo ng YT, itong 30% at saka suporta, magbigay. Kaya kahapon, napanood ko yung live ni Gabisera bilang isang sponsor niya. Siyempre, nandoon ako. Alam ko ako, nag-i-sponsor ako sa kanya, pero hindi ako nang himasok sa kung ano ang desisyon niya. At hindi ako nagdidikta. Kung mayroon akong good o positive na maipayo sa kanya, katulad nga sa pagbablog niya lang, ganon, no? Masabi ako, ganito, ganyan, habaan mo yung pag-vlog mo, ganito, ganyan, mga ganon. Pero yung mga bagay-bagay na mga ano, lalo na lalaki siya, ako, hindi ako bobo o ano na mag-ano-ano ako sa kanya, no? Lalo na iniiwasan ko yung mag-chat-chat-chat kasi lalaki siya. Kaya sa sobrang ano ko nga sa kanya, dahil taga Negros ako, no? Nandoon pa nga na may mga tao na mga inggit na sinasabihan na may relasyon kami, no? Hindi nila alam ang amin na ano talaga. Ako yung tao, siyempre, taga Negros siya. Taga Negros ako. May puso ako, taga Negros. Gusto ko magtulong sa taga Negros. Diba? At hindi lang ako ang sponsor. Yan, dami niya. Ang dami yung mga sponsor na may mga kontak na chat-chat sila. Yung mga tao dyan na ano, kaya basa muna ako. Thank you, Inday. Mga love shoutout sa lahat. Salamat, Inday. Love you, Inday. Hello. Ma'am, hello. Mga love shoutout po, sabi ni RB Pastrana Channel. Sa totoo lang, kaya sila tinanggal kasi wala nang binibigay na ambag. Yun talaga ang totoo. Pira-pira na lang ba talaga, sabi ni Sis Joy Castillo. Totoo po yan. Ako hindi na ako magpaligoy-ligoy. Totoo po. Isa yan sa mga dahilan. Tapos ang gusto nila, na gaya ng dati, katulad nga dito sa isang video na upload na pag nag-live daw, hindi mo na sila makikita. Kasi diba dati talaga ang saya-saya. Nandyan lahat ang mga kalingap partners, mga sponsors, sabihin na natin mga sponsor, mga solid supporter, viewer. Nandyan, makilala mo mga pangalan nila, master. Master mo sila pag solid ka sa pagsuporta. Bakit itutok lang nilang sitwasyon na iyon sa mga kalinga partners like ito sa mga charity vlogger? Di ba hindi nyo rin ba nakikita na may mga solid viewer din? Mga solid sponsor na wala? At bakit uobligahin natin ang tao? Obligahin natin ang tao na magbigay like sa landing pad na yan. Pag-charity eh. Yung pag-charity na yan, wala. Hindi yan sa pilitan. Kung ang isang tao na mahirap, gusto yan na may tulong sa kanya, pipirasahin niya ba yung tao na yun? Di ba? Hindi naman. Nag-aantay lang. At saka,
kung makikita sila ng isang charity vlogger, swerte. Diba? Kung may scout sila. Pero yung lalong-lalo na, na marami ngayon basher ang Kalinga, katulad kung hindi man basher, yung nakikita ko anong mga ginagawa ito nga, katulad kay Kayo, no? Pero sa totoo lang naman, wala naman ngayon GC na na-private-private eh. Kahit yung mga kwentuhan ngayon sa GC, labas pa rin yan. Kaya, yun, di ba? Hindi maganda sa isang community na charity vlogger na may ano pira-pira. Hindi maganda. Walang ganyan. Kung ano, kung kasali ka man sa isang team, ano mo na yun, walang sapilitan, sa puso galing. Kung gusto mo magbigay ng 500, ganon. Kung marami kayong member, 100, 200. Kung hindi magbigay, paano magbigay, makabigay ang isang charity vlogger kung wala siyang ano, wala siyang, hindi nga nakasahod? Oobligahin ba yan, buwan-buwan na magbigay? Kaya ang sabi ni Gabisira sa live niya, teka, excuse me, mga lalabs. Was it just wash my pin? Or don't wash them tablet? One, you can't sleep door driving, is one. Do pasawa yung bata. Where's emergency in workout is? Mahilig talaga ito sa lamig. Ayaw yang uupo. Ayaw yang uupo sa ano, yung anak kong babae. Ayaw yang uupo sa ano, sa kung saan mainit. Gusto lagi sa sahig. Eh, ang sahig dito, kahit sabihin mo kahoy, kung winter, malamig talaga. Yun. Diba? Sabi nga ni Gabisira, kung ang rason na tatanggalin ako ang pagbiga, ang hindi ko pagbigay sa landing pad, wala ko problema na tanggalin ako dyan. Taos puso ko na tanggap yan. At isa pa yung utang na loob ko, nandyan lang yan. Yun lagi ang binabato nyo sa tao, walang utang na loob, walang utang na loob. Paano yung mga tao na makikita nyo lagi? Normal yan ang mga tao na active, nagsusuporta dyan kay Kuya Bal na makikita nyo. Yun ang mga na malalapit sa kanya. Kaya huwag nyong i-judge yung mga malalayo na hindi nyo nakikita. At hindi din natin uobligahin na ang mga tao magpunta sa landing pad. Kasi bawat isa may obligasyon, may pamilya sila, yung iba malalayo. At normal yan na ang mga laging nasa landing pad, yung mga active na sa tabi ni Kuya Bal at ni Kalinga Crab. Yun. At dyan din, yung mga tao na iyan, sila ang nagkakaroon ng views, nagkakaroon ng revenue. At kahit na ganyan sila, hindi din natin yan mapipilit kung magbigay sila. Pero sa kanila na lang yan. Kung sa akin, makikita ko naman na nagsasahod ako, okay naman ang revenue ko. Bakit hindi ako magbigay kahit 500 lang? Diba? Pamela Rose, hello everyone, happy Palm Sunday from Pamela Rose. Rose. Oh. Wala ka channel, Day? Lagyan na lang kita, Day, ng ano, moderator. Hindi ka naman siguro, ano, basher. Ad moderator. Shout out sa iyo, Day. Assis, happy Palm Sunday. Totoo yan. Tama yan, Sis Joy. Kore ka dyan. Totoo yan. Kaya, di ba, hindi maganda. Tanggalin mo yung isang tao dahil hindi nakaambag. Pira. Shout out, Team Bayanihan. Founder, hello. Co-founder, John Merrill, J. Roth, Edna, EDR member. Sabi ni Inday, hello. Dahil hello, shouty from Inday, Edna Buesa. RB, salamat.
Kinik lang day, vacuum ako, okay inday. Sis Edna, migalab shout out from Inday Hilo. Di mo pwede obligahin ang mga tao nagbigay, magpasalamat ka na binigyan ka, sabi ni Inday Hilo Hilo. Totoo po. At isa pa, sasabihin natin, kung marami man si Kuya Bal na tulungan ng mga charity vloggers ng mga Kalinga partner, to, siyempre gusto niya yun, tulong yun. Kung katulad sa atin, katulad sa mga sponsor, pag magtulong sila, bukal sa loob yun, hindi lahat, bukal sa loob, hindi na nila iniisip na babalikan sila. Kaya hindi maganda na obligahin mo. Kung ako lang talaga, sa totoo lang, pwede naman yung normal lang na, normal lang na pagcha-charity. Wala na yung mga lading-lading pad na yan, kasi magasto din yan ay. Yibla? Mag-aano ka rin sa mga tao? Yung normal lang. Pupunta ka sa bahay, lalabas ka, mag-i-scout ka, uuwi. Kasi kahit may landing pad, hindi naman na iba. Dagdag gastos lang. Dagdag obligasyon lang sa totoo. Yun lang ang opinion ko. Opinion ko lang ito ha. Ang landing pad na yan, dagdag gasto, dagdag obligasyon. Kasi sa totoo lang, kung gusto mo magtulong, may sasakyan naman. Makapunta naman ka sa malayo. Kaya tingnan natin like kay Pugong Biyahero, umaakyat nga sila sa di ba? Wala naman sila mga landing-landing pad. Sa akin opinion lang ito at hindi ako nagkukumparar, no? Kasi, siyempre, pwede rin na mag-sabi tayo ng opinion natin kasi hindi naman tayo basta-basta lang na, di ba? Gusto nila, money, oras at lakas mo, isupport nyo sa kanila. Kaya nga, hindi mo pwede. Hindi mo pwede dito. Kahit sariling anak mo, hindi mo pwede madiktahan dito. Hindi mo pwede mahawakan. Mga tao dito, independent. Lalo na sa Pilipinas, sino kayo? Ang tao, may sariling pamilya na, di ba? Sa Pilipinas, kahit na ang culture dyan, ang mga bata, nagpakasal na. Nasa tabi ng magulang pa nakatira. Oo, okay yun. Pero yung siling sabi na dahil natulungan mo yung tao, di ba? Ganun-ganun na lang. Minsan kasi yung mga nakapaligid, yun ang mga naghari-harian ba? Akala mo kung mga sino sila. Lalo pa yun nga ang nasasabi ko. Gusto nila, ang dapat nilang hingian ng ambag sa Kalingap yung mga reaktor kasi nakaupo sila at kumikita ang nagcha-charity na sa field yan, tumutulong, naglalabas sila ng pera, sabi ni Sis Joy Castillo. Tama po, Sis Joy Castillo, pero ang pagkakaalam ko, ang mga kilala ako na nagbibigay sila sa sa landing pad, yung ganon. Kaya, yun din nga, minsan ang iba, no? Siyempre, nagbibigay sila, no? Kahit anong gawin nila na ano-ano dyan, hindi sila tatanggalin, nagbibigay. Iba't ibang mga sitwasyon sa atin, opinion lang ito. Kung anong mga sinasabi ng mga karamihan, nakikita din natin yan. Nakikita din natin yan. Kaya ito sana yung mga charity vloggers, tanggapin na lang natin, hindi na gaya ng dati. Lalo na, di ba? Ang sabi nga, pag mag 100 subscribers na kayo, umuwi na kayo sa kanya-kanyang lugar. Diba, mayroon nga na hindi makauwi dahil sa sitwasyon na siguro wala silang lugar na uwiwian. Tapos siguro hindi sila doon sa lugar nila. Nasasabihin, pa-charity-charity ka. Tapos ganito, ganyan ka. Iba't ibang sitwasyon yun. Kaya huwag natin anin yung hawakan at i-anin yung tao. Kung wala sila sa live, kung wala, bakit magkuda-kuda pa tayo? Na bawat kuda mo, siyempre may kukontra yan. Nakakasakit ka ng tao. Hindi na lang ba sana gagalaw na lang ba na mahinahon ba na para tuloy-tuloy na lang ba? Kumbaga ba yung gumawa ka lang ng kabutihan, ang importante wala kang naapa ka ng na tao. Yung blessing, walang tigil ang sa'yo, ang dating o Pero kung
habang nabubuhay ka, marami kang kinukuda-kuda o ano-ano dyan, nakakasakit ka ng kapwa mo. Maganda ba yan? Hello everyone, happy Palm Sunday. Ang sabi nga ni Gabisira, kung ako ang tanggalin, tanggap ko yan bukal sa loob ko. Kasi kung ang rason ang hindi pagbibigay sa landing pad, bakit unahin ko bayan ang 500 pesos kaysa ang pamilya ko magutom, wala kami makain, ang anak ko ginagatas. Tama nga naman yan. Hindi ba masakit sa inyo yan? Sabihan kayo pag ganyan yung isang tao magsalita. Di ba? Charity yan eh. Ang charity, kung ang isang charity vloggers wala na makain, uunahin niya pa ba yung ibang tao iayudahan kaysa pamilya niya? Siyempre unahin niya ang pamilya niya. Makakuda lang talaga kayo, Diyos ko, Ginoo ko. Akala niyo kung mga sino kayo. Ads Tamsak, shout out sa iyo, Kuya Edmond Juarez. Please mga lalabs, pakitamsak naman ito ang ipin ko kay Kuya Edmond. Very supported po ito. Sorry Kuya Edmond, ulit kita na shout out. Tamsak dana po. Ano po, napin ko na yung ano mo dyan, yung channel. Shout out sa iyo, Sisi Koy Rosalita Magracia. And sorry din sa iyo sa late shout out. And Sisi Koy Elinda Quasay, sorry din po sis sa late shout out. Shout out din sa iyo, Kuya Guardia Vlogs. Kaya minsan yung mga bagong nagko-comment na masa-shout out ko, pag magtigil ako tapos nagre-reflect dyan sa monitor ko, dyan sa kung saan ako nag-ano ng live ko, makikita ko sa screen appear, kaya mababasa ko sila. Kaya sorry sa Kuya Edmond, Ate Rosalita Magracia, Sisi Koy Gloria Robles Papala, and Sisi Koy Elinda Quasay, sorry po sa inyo sa late kong pag-shout out. Kasi minsan pag hindi, may mga tao talaga, totoo lang, may mga tao, may mga viewers na pag hindi mo na shout out ba, umaalis sila. Sorry talaga, hindi talaga kayo ma-offend sa akin kasi minsan talaga ano yung pag kumukuda nga ako, hindi ako agad makabasa. Sorry po mga Sisi Koy. Ay, ito pa pala si Cheese Without Engine. Silo sa lahat. Teka, sorry sisa. Sorry din po sa iyo. Punta nga tayo sa Goto. Ano. I will subscribe your channel, sis. Bill All. Sorry, pakisubscribe na rin ako. Hindi na ako nag-iwan ng bakas. And Sisi Koy rin na naka-ishi. Shout out din po sa iyo. Bigyan na kita, Cheese, without engines moderator. Sorry, sis, ah. Kaya, dating ko yan, group, day, kapatid ko yan. Saan yung day? Teka, sandali. Ah, okay, si Pamela Ross. Okay, pala, oo. Parang nakita ko ito siya, eh. Okay, sis, sorry, sis. Na, ano ko na pala ito, teka, sandali. Ang vlogger na gustong tumulong, pwede niya gamitin ang sahod ng channel niya. Pero depende yan sa kanya kung buuin niya o hindi. Di siya obligado sa pagtulong, sabi ni Inday. Hilo, hilo. Tama. Lalo na pag sa charity tayo, hindi tayo maobliga. Katulad na lang kung wala tayong pag-charity, hindi tayo maka-scout, hindi tayo makapunta. Sabi nga dati ni Kuya Bar, kung wala nga pang-charity, mag-live-live o mag-ano dyan, magpahinga muna, di ba? Katulad din yan, kung wala ka pera, paano ka makaambag? At okay lang yun kung kayo dyan na malapit na sa tabi ni Kuya Bal, ni Kalinga Prab, mga active kayo, okay lang yun, tanggapin nyo, huwag na kayo mag-nget-nget na magsabi lagi na wala, 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 ano. Hindi natin alam yung mga iba yan, mga tao, nagtatrabaho sila. Paano ka makatutok sa sirbon mo kung lalo na yung trabaho mo sa katubuhan? Sa palayan? Wala kang sipi. At isa pa kung ang trabaho mo, katulad ang trabaho ni Gabisera, nasa barber shop siya ngayon. Kung mag-premier si Kuya Bal dyan, may customer siya, uunahin niya pa ba dyan? E paano kung
makalbuya yung customer niya. Malaki pa ang problema. Kung hindi, mayroon naman tao na hindi nagko-comment, bigay lang, nilalapag, gano'n, no? Kaya bago kayong bumuka ng bunganga nyo, isipin nyo ang mga ano, kasi totoo lang, di ba? Malay mo yung mga tao na kasupport lang, hindi nagko-comment, lalo na minsan mayroon din na pwede din sa TV mo ipaano. At kung hindi man sila manood, nagre-reply, nag-release, o kaya anuman ang mga gusto nila sa buhay dyan, respetuhin natin. Ako talaga mga lalag, sa totoo lang dati, no? Ang ugali ko talaga, syempre doon ako pinanganak sa Pilipinas, ang culture doon iba dito. Pero ngayon, Diyos ko dito, kailangan kong maging ano, maging strong. Lalo na wala ako dito pamilya. Pagdating ng mga ano yung mga anak ko, pag umalis sila, gusto nila. Lahat sila yan, kahit yung isa yung babae ko, mag-iitin niya kung gusto yung mag-alis, mag-ano. Hindi ko sila mapipigilan. Ikaw pa dito mapulis pag ipigilan mo yung anak mo na gusto umalis sa'yo. Wala ka dito karapatan. Kahit nga mga asawa natin, kung hindi na tayo mahal, iwanan tayo eh, maobligar ba natin yan na kahit siguro magluwa ka ng dugo dyan? Totoo po, Inday. Kaya minsan mayroon din nga nagsasabi na bakit puro na lang magchacharity ka. Wala ka naman ni ano, ipagchacharity. Tapos puro ka sponsor, puro ka sponsor, puro ka sponsor. Paano makapang charity nga kasi wala nga bios? Eh magpasalamat pa nga tayo kasi may sponsor pa siya. Kaya gumagalaw pa siya. Kumbaga, nagchacharity na lang sa tuloy dahil sa sponsor na yon. Malay mong sponsor mabait, katulad sa akin. Diba? Kung hindi ko pinubuhat ang bangko, katulad sa akin, kung mag-sponsor ako sa isang tao, alam ko na walang panggasolina, alam ko yung tao na yun, wala bigas, ganun. Ang sabi ako sa kanya, kunin mo dyan ang gasolina, kunin mo yung pambigas mo dyan, ihatid mo na lang ito sa ganito. Itulungan mo rin ang charity vlogger na yun. Pero kung ang charity vloggers na malaki, charity, ang isang charity vlogger na malaki ang kita niya, na hindi mo makikita talaga na hindi nagbibigay, di, ano na talaga yun, hindi talaga sa puso ang pagtulong niya. Nagpapayaman yun. Diba? Kasi mayroon mga, ano, mayroon mga sponsor na wala revenue yung, ano, wala yung, for example, wala revenue yung, ano, yung isang charity vlogger. Para lang mahihati doon ang tulong sa gusto niyang tulungan na tao na in-scout ng isang charity vlogger, bigyan mo ng panggasolina, pangkain. Hindi naman manghingi sa iyo yan na ano nga ito, wala kami bugas, wala kami bigas dito, kaya hindi ko mahatid ang ano mo. Hindi yan maghingi. Kaya okay lang yun na ibigyan mo siya ng panggasolina at pangkain niya dyan. Kasi ang kanyang privat na pamumuhay, hindi yan naman sinasabi. Sa iyo na yun, bigyan mo sa panggasolina at pang ano, pang merienda. Alam nga naman magsabi sa sayo, ay hindi ko mahatid yung binigay mo dahil wala kami bigas dito sa bahay. Inday Pamila, thank you, Day. Oo, Inday, kilala ko na pala yan siya. Pajakit, Day. Oo, Inday. Dati ko yan, group, Day. Okay, saan na tayo? Sana yung mga nasa Kalingap, huwag silang mabuhay sa takot na tanggalin sila. Sila ang gagawa ng magandang kapalaran nila. Tama ka dyan, Sisikoy, Joy Castillo. Yun nga eh, di ba? Yun nga, ang nasa isip ko ngayon, siyempre isang payo din, no? Sabi ko, for example, no, kung yan nga, si Gab, tanggalin. Sabi, as ito nga, sabi ko na nga kay Gab, siyempre, di ba, nag-comment ako kung tanggalin siya. Kaya sabi ko sa, ano, sa kanya, kung tanggalin ka, ang pag-charity, hindi yan nila matatanggal sa'yo kung may puso kang matulungin. Once na may sponsor ka,
Kasi nakita naman na wala kang ano nga sahod, Diyos, kasi yun nga, kasi may trabaho ka. Kung may puso kang matulungin, kahit sa amin normal kami na tao, hindi wala naman kami papel na ano. Kung gusto namin mag-charity, pwede. Kaya sabi ko sa kanya, kung na nag-live na siya, sabi niya ang ugali na matulungin. Pag gusto mo tumulong sa kapwa mo. Wala yan, wala yan katigilan habang buhay yan. Dala-dala mo yan dahil dyan sa puso mo yan eh. Hindi ibig sabihin na kung tanggalin ka sa Kalingap, hindi ka na magcha-charity. At ituloy mo at mas maganda pa nga, di ba? Yung katulad na lang, ito ang maganda talaga, bigyan ng award. Ito si Raymond Agos. Sa totoo lang si Raymond Agos, banat na banat sa ito nakaka-proud talaga. Sana naman Kuya Bal makita mo ito si Raymond Agos. Di ba nakaka-proud? Malakas ang kanyang dati sa FB. Di ba? Dapat sana ito, huwag natin isipin na mga ano-ano na tayo. Maging proud ito kasi isa din ito isa din ito sa Kalingap partner eh. Bakit wala mo lang award si Raymond Agos? Di ba makikita natin si Raymond Agos, sobrang sipag sa pagcha-charity. Kung mahina man siya sa sana yung mga ganito, bigyan mga award na ganito. Kasi kumbaga, nagsariling sikap siya, wala na siya sa diet. Tapos yun, malakas ang niya, pero ngayon mahina na siya. Pero at least, tingnan natin ang marami. Dapat sana yung mga ganyan, di ba? Totoo yan, Sis Joy. Totoo yan. Mayroon naman, ganyan naman talaga, Sis Joy, sa mga isip nila. Mayroon talaga mga tao na maging malakas sila, ipakita nila. Yan nga, yung minsan na katulad ito nga, oo, tama ang sabi ni Sis Joy. Kung tanggalin sila, baka mapanghinaan sila ng loob, hindi na sila magcha-charity. Mayroon din mga tao, ngayon ko ipakita sa kanila na kahit tinanggal nila ako, doon ako mag-ano. Yung katulad ba dyan sa yung katulad din sa sitwasyon na pag kinakawawa ka, na binubuli ka. Diba? Yung tao na binubuli, hindi lumalaban, tahimik lang yan na nagsisikap. Tapos magugulat ka na lang balang araw. Ay, ito, dati, kaya minsan ang tao makapagsabi, ay, dati, binubuli nila ako yung pinakapangit, ako yung dito sa eskwelahan, mahirap, ganito, ganyan. Pero tingnan mo ngayon, diba, saan sila, yung mga first honor dati, mga cum laude, saan sila ngayon? Kaya yung buhay, hindi natin hawak. Paswerte pa din. Teka sandali mga lalabs. Ang ganda nga ng mo dyan kasi mainit. Sa akin din dito mainit. Nag-snow dito kahapon Sis Joy pero balik naman sa Kaya ganun, tanggalin mo sila o siyempre kung wala, ipagpatuloy nila, huwag silang tumigil. Shout out dyan sa 8 million live viewers and 15 thumbs up. Sana tayo dito. Hello, host. Good morning, Sis Rod. Tamsak daan. Harang pa. Salamat, Sis Koyer Linda. Magandang hapon, Ma'am Rod, at sa mga viewers mo. Tamsak din, sabi ni Sis Koyer Gloria Robles. Thank you, Sis Without Engine. Silo sa lahat. Salamat po. Dai Gloria Robles, Miguel of Shoutout. Sabi ni Inday J. Salamat, RB.
Para saan ba yan? Landing pad na yan. Di na yan kailangan. Sabi ni Inday, hilo-hilo. Iwan ko, Inday. Ang landing pad na iyan daw kasi para ba yung tulong makalat para itong sa lugar na ito. Pero stress din ito kasi malayo. Parang ganun din pupunta. May mga scout-scout tapos i-re-repair kay Kuya Bar, kay Kalinga Prab. Maraming ng obligasyon. Yung mga ganyan-ganyan kasi siyempre maglagay ka pa ng tao dyan, magbabayad ka. Eh kung wala ka ng pabayad, wala ng ano, di ba? Sinasahuran pa yata yung tao dyan. Dubli gasto talaga, ano ba, iwan ko, ano ba talaga yung maganda dyan sa landing pad na yan? Sa akin lang ito opinion, ha? Obligasyon lang yata din yan at gasto. Sis Elinda Kwasay, Miguel love shout out, sabi ni Inday G. Sis Inday G, channel good PM, sabi ni Sis Gloria Robles. Tama yan, Day, sabi ni Inday Hidna Wisa Harang, sabi ni Ate Rosalita. Ma'am Gloria Robles, Miguel love shout out po, sabi ni Arby Pastrana. Ma'am Elinda Kwasay, Miguel love shout out po, sabi ni Arby. Sana naman yung mga kinukuda-kuda ng tatlo na ito na wala naman mga ano-ano na para lang ba for the views o ano para ba, ano, sana hindi naman, no? Yung totoo lang ba? Kasi hindi maganda yung gagawa ka ng eksena tapos may nasasaktan ka na ano na tao. Hindi mo alam malalim ang, di ba, ang mangyayari pa o ano. Tapos sa bandang huli, babawiin mo na naman, ano-ano na naman. Shout out, Sis Inday G, sabi ni Sisi Koy, Erlinda Kwasay. Ma'am Erlinda Kwasay, magalang shout out po, sabi ni Arby. Maglanding pad tapos magpadonate ka para sa gastusin. Kaya nga, tama ka dyan, sabi ni Inday Edna Buisa. Anong topic mo, sis? Ito nga, sis, yung mga viral ngayon na tatlo na nag 30%. Siyempre, hindi naman ito maglalive ang tatlo kung hindi kagaling kay Kuya Bal, 30%. At saka yung may tinatanggal, may lima daw sila na tinanggal na Kalinga Partners. Yung panoorin nyo si Marcos TV at si Ron TV. Si Ron TV na, yun nga, di ba? Kaya, di mo pwede obligahin ang tao magbigay. Kung may, magbigay, salamat. Kung wala, salamat. Tama, walang obligahan dito. Lalo na pagdating sa charity work. Paano nga, timing nakapatong ka na sa nasa climax ka, ano, titigil ka pa para lang makita ka sa live, di ba? Hindi, sabi ni Inday Edna Buisa. Shout out po Sir Arby Pastrana channel from Sisi Koy Erlinda Kwasay. Kumukuha sila ng landing pad tapos ipapaako nila ang renta sa mga vloggers, ang taba ng utak nila. Napaka-wise ha, parang naniniwala na ako sa sinabi ng isang reactor, si founder lang ang yumayaman, sabi ni Sis Joy Castillo. Tama po. Opinion ito ni Sis Joy Castillo at ito din po ang nakikita ko. Di ba? Hindi tayo basher, nagsusupport tayo at opinion natin ito. Totoo. Sa akin nakikita ako ang landing pad. Bakit mo obligahin? May mga nakasulat, may mga blitz na iyan. Siguro kung wala naman mga ganyan-ganyan na mga ano, di ba? Tahimik lang. Bahala na kung magbigay. Kung ano sana, kung wala na lang ganyan, di ba? Kasi masisilipan pa yan eh. Bakit may ganyan-ganyan? Wala akong nakikita na pagkakaiba sa landing pad, kundi sa mga sa landing pad na iyan ang masasabi ko dyan. Ito katulad din kay Sis Joy, sa mga iba dito na ano din na viewers. Ano kakita ko sa landing pad? Obligasyon at pera. Yan. Obligasyon at pera. Hindi naman nag-iiba na marami sila doong ano, pwede naman mag-scout ka. For example, si Kuya Andy, wala naman tigil ang scout. Nakakabilib ang tao na ito. Tapos,
pag may revenue siya, hindi naman malaki yung revenue niya, hinati-hati iya, may mga adapt pa siya, may pamilya pa siyang na pinapakain. Mabuti nga si Ate Marilo Falcon TV maintindihin kasi may puso din pag pang charity. 'Di ba? Suportado ya si Kuya Andy. Pero believe ako kay Kuya Andy kasi doon makikita sa vlog niya talaga na ang revenue niya ginagamit niya sa pag-charity. Pag ang revenue niya okay-okay, may natira-tira, kung sa bagay lang talaga, kulang na kulang talaga, pero ginagawaan niya ng paraan na siyempre, kasi siyempre siguro nakikita niya rin na may mga basher na nagsasabi na, ay, nagcha-charity lang kayo, kayo nagpapayaman, tapos puro kayo sponsor-sponsor. Ganun, puro sponsor, tapos ang sahod nyo, tataguin nyo, tapos ang pag-charity nyo, pera ng mga ng mga sponsor. Ganun eh, marami akong nakikita. Seryoso ka, Day, tawa dyan, sabi ni Inday, Indawisa. Tamsak host, Miguel Love shoutout sa lahat, sabi ni Kuya Guardia Vlog. Saan ba Kuya Edmond, Miguel Love shoutout, saan? Sis Erlinda, Miguel Love shoutout. Kuya Guardia Vlog, Miguel Love shoutout. Ang lahat ng iyan, galing kay Inday, hello, hello. Charity begins at home, tama ka yan. Sisi Koy Rina, naka-ishi. Tama. Ma'am, hello. Miguel Love shoutout, sabi ni Kuya Guardia. Sorry, Miss Ruth, ha. Hindi ako basher. Opinion ko lang yan. Sis Joy, ano ka ba? Huwag ka mag-sorry sa akin. Ganyan, ganyan din ang opinion ko sa'yo. Kahit na hindi ako basher. Opinion ko yan, eh. Hindi ako basher. Huwag ka mag-sorry sa akin, Sis Jis ko. Sis Joy, huwag ka mag-sorry sa akin. Shoutout sa iyo, Sis Koy, Dili Vlog of Ate Jim. Thank you so much. Huwag ka mag-sorry sa akin, Sis Jim. Ako, hindi ako basher. Yan din ang opinion ko sa iyo. Totoo yan. Yan ang nakikita ng lahat ng karamihan. Kaso lang ang iba, tahimik lang. Kaya ang masasabi natin, pag umaalis, di ba, maraming sinasabi, ganito, ganyan. Pero kami, sabi nga, ito yung pag tinanggal nila si Gabisera, yan, si Gabisera, hindi nila maririnig yan. Wala silang maririnig dyan. Tahimik at tikom ang bibig namin dahil para na lang sa utang na loob na sinasabi ba. Kaya sarado ang bunganga. Pero sorry na lang sa kung tanggalin nila na magbabana talaga at darating na maging basher pa, maraming sasabihin, di ba? Hindi nila masisisi yung tao. Katulad yan, tinanggal nila, wala pa naman mga na bakit. Wala silang ging klaro na ito ang hindi mo ginagawa. Kahit sabihin na may mga sulat pa sila, 1, 2, 3 hanggang 10, na ito ang hindi mo ginagampanan, hindi, mali pa rin. Kasi dati pa eh, wala pa yan eh. Tapos nung gusto mo na alisin ng tao, ilapag mo yung ganyang kasulatan, di ba? Mali pa rin. At isa pa, hindi mo talaga maobliga ang tao, lalo na mahirap, naghahanap ng trabaho. Paano yung magampanan yan? May pamilya siya. Okay lang, kahit nga isa lang ang bata eh. Di ba? Hindi pa rin maano. Paano kung nagtatrabaho sa ng full site, full time, 8 hours siya doon. Paano sa makahawak ng CP yan? Di ba? Paano kung magtrabaho siya tapos extra yan lang ang pag-charity? Dapat ba tanggalin yan? Isip-isip din tayo ay. Wag na lang kasi magsalita ng salita. Sana hayaan na lang dumaloy. Mag-live, may tao magkawala, okay. Mag-charity, may pang-charity man o wala. Kung walang pang-charity, mikos-mikos muna, di ba? Kung may pang-charity, wag na lang sana kuda ng kuda kung ano yung mga rules and regulation na yan. Kasi nakakasakal.
Ang pag-charity ko sa iyan at sa sarili mo bulsa galing di sa sponsor ng mga tao, sabi ni Inday Hiloilo. Tama, Inday Hiloilo. Sa akin naman, kusa mo yan ang pag-charity. Katulad sa atin, maraming mga vlogger na gusto mag-charity pero wala naman talaga kakayahan, wala silang sariling ano. Kasi parang yun ang paraan nila na para makapag-umpisa na makasahod sa YT nga kung maging viral sila. Pero sana, alalay lang itong sponsor, sana kung maging viral na sila, kumikita na sila, nagsasahod na sila sa YT, gamitin nila yung ang sahod na nila. Diba? Kung ilan percent ang ibigay nila. Huwag sila, kaya ito yung isang ano, yung isang hindi talaga siya, kasi ayaw, again sa pa-birthday porn, hindi ka talaga hina-highlight yung pagtulong niya. Doon lang nga sa mga Aita, no? Yun lang ang hina-highlight niya. Kasi kasama niya sa mga vlog. Yun nga, ito nga, hindi siya talaga tumatanggap ng sponsor. Yung kita niya, pag mag-vlog siya doon sa Aita, hindi naman malakas ang ano niya, ang kanyang views. Yun, ubos-ubos talaga yun. Ubos-ubos. Ubos-ubos tulong. Totoo, i-visitahin niyo. Hindi pa naman malakas ang ano niya, mga 1.4 lang talaga siya. Lagi niya sinisigaw sa kanyang vlog. Ayaw ko ng sponsor, hindi ako tumatanggap ng sponsor. Ang kita niya talaga, tuwing 20 days, bumibili ng 25 kakaban ng sako. Dito pa lang sa sityo nila ni tatay na tinutulungan niya para hindi ito manghahunting na mga wild na hayop sa ano, sa gubat. Binibila niya ng araro, kambing, mga binhi na para itanim. Shoutout sa iyo, Ate Marilo Falcon TV. Salamat sa pagpunta sa live ko. Share sa Kalam Maestro 21. Thank you so much din sa suporta. Shoutout po sa iyo. Kaya yun, gusto niya itulungan yun ang mga ano doon, mga Aita doon. Kasi para hindi na nga mga ngaso. Hindi na sila. Shoutout sa iyo, Sisikoy Marisa Sunakawa. Thank you so much. Yun. Tapos yung isang ano doon, yung isang lalaki na Aita, nakahuli siya ng agila. Na iba, napakaganda na agila. Iba-iba ang mukha niya. Eh siyempre nagbisita siya. Nakita niya sa bubong kasi tinali. Sabi niya, ano yan? Anong pispis na iyan? Sabi niya, akin na nga yan. Ang ganda ng mukha ng bago lang ako nakakita din yun na agila. Sabi niya, akin na iyan, binigay sa kanya kahit walang kapalit. Pero sabi niya, paliparin ko ito ang agila na ito, bibigyan kita ng 5 sakong bigas. Kasi, tinutulungan niya nga yung mga Ita doon. Maraming mga sityo-sityo, pero yung kanyang priority, yung unang nakilala niya nga na nahulugan niya ng loob, sila tatay doon sa kanila ni Bernard, ang pangalan ng ano na yun. Na gusto niya ibahin ang buhay para hindi na sila mga ngaso. Para yung mga endangered species na ano na lang sa ano, masisave. Kaya maganda yung ano niya, hindi talaga siya tumatanggap ng, ang kita ilang talaga sa FB, malakas sa FB. Hindi naman talaga yung malakasa na malalaki siyang ano, hindi. Kasi 1.4 pa lang ang ano niya eh. Pero marami daw talaga mga nagme-message sa kanya na sponsor, hindi. Lagi sinasigaw, ayaw ko ng sponsor kasi magulo din daw. Shoutout sa'yo, Sir Sakalam Maestro 21, ha? And Ate Marilo Falcon TV. Shoutout sa Kalam Rot Bates, Mitch Vlog. Shoutout din po sa iyo, Sir Sakalam Maestro 21 TV. And thank you so much, and Ate Marilo Falcon TV. Salamat din po. Sisikoy Dili Vlog of Ate James, shoutout po sa iyo dyan. Sa asawa mo at sa mga kapatid mo, kung sino pa dyan ang kasama mo sa kubo. Thank you so much po. Sis, Daily Vlog of Ate Jim, saan na tayo? I'm sorry, Diyos ko. Ang pinakasulit ko dito na ano din, isa din. Sisikoy, sorry. Sisikoy, Starira, I love you, sorry. Dantang sa Sisikoy. Sorry, Sisikoy, Starira, ya, sorry po. Sorry, please forgive me. Huwag mo akong ano ha, baka mamaya hindi ka na. Joke ulit. Ay, take ka muna.
Ay, saan na tayo, banda? Tama, unahin talaga ang family. Yes, tama, Inday-ji. Unahin talaga ang family. Ang familita, pamilya. Ginawa sila mga alagad ng isang leader sa pag-angat. Ang isang vlogger may puso matulungin. Kahit ikaw mag-isa, pwede ka tumulong kahit konti lang. Masaya ka na dyan, sabi ni Inday. Hello, hello. Tama po, Inday. Salamat. Shout out si Silo Hilo from Sisi Koy Elinda Kwasay. Nung gwardiya mayong hapon, sabi ni RB. Tuloy lang ang laban. Yes, RB, tama po. Anytime, anywhere at sa ibang-ibang sitwasyon at pagkakataon, may nanghingi pang sahod sa pagpakbit. Kung meron, bibigyan mo pang bili, pisong balaw, ginamosto. ito ang gusto-gusto ko kay Inday Ireng, pero ito ang kinakainisan nila sa kanya kasi minsan seryoso ang usapan, magkukoment-comment yan ang ano kaya. Diyos ko, huwag mo akong patawanin. Shoutout dyan sa 12 million live viewers, 19 thumbs up. Sis Elinda, mega love shoutout. Sir RB, mega love shoutout. Sabi ni Inday, hello, hello. Bro RB, pansit lang muna tayo kahit walang views, sabi ni Kuya Guardia. Sis Gloria Robles, shoutout sa iyo sis. Inday G, mega love shoutout, sabi ni Inday, hello, hello. Bakit kasi may refer pa yan? Dapat kung ikaw makascout, sarili mo na yan na tinutulong kasi ikaw naka-scout. Bakit refer pa? Kaya nga. Hindi din maganda yung ganun, no? Kasi, kumbaga parang hindi ka na ikaw sarili na ikaw mismo gumagalaw ba? Sana hindi tayo mag-iba, diba? No? Yung parang nag-iba na hindi ka na makaakyat sa bundok, hindi ka na makaano, di ba? Sana kung ano ang dati, ganun pa rin kasi mas maganda yun eh, organic ang galawan. Ito yung parang, siyempre, may mga ano ka na, yung parang may tao ka na mag-scout ka doon, tapos i-refer mo sa akin, tingnan ko. Yung parang ganun na ba? hindi na sariling sikap. Diba? Kasi sa totoo lang, sa dami-dami ng charity vlogger na nag-i-scout, hindi naman lahat, diba? Nakikita natin yun. Hindi lahat na i-re-refer sa kanya tulungan, diba? Totoo lang. Opinion lang atin ito, diba? Kasi depende din eh kung sino ang magustuhan nila yun. Kaya mag-viral o ano, diba? Tayo hindi tayo basher, opinion lang natin ito sa nakikita natin sa mga sitwasyon. Kaya tama na rin yan sana yung ikaw mag-scout. Yun din. Para hindi masyado kasi kung marami kang scouter, maraming scouter, no? Mag-i-scout. Hindi mo naman lahat yan na i-refer sa'yo. Tulungan mo agad. Kasi mahirap magpabili ng bahay, magpatayo. Diba? Maraming scouter, for example, kahit tatlong scouter, oh, maka-scout sila. Kahit sabihin natin marami ang ma-scout nila, pero for example, i-refer lang natin isa. Isang scouter, isa, tatlo. I-refer sa'yo yan, di ba isa lang muna ang i-anin mo? Kaya mas maganda talaga na ano, kasi sa totoo lang, maraming may scout pero hindi din lahat matulungan. Di ba? Hindi din lahat ma... Kaya siguro, mas maganda, di ba no? Na walang landing pad, magpunta ka lang doon. Kasi ang landing pad gasto, obligasyon, maglagay ka ng tao dyan. Sasahuran mo pa, kung hindi mo pa sasahuran, siyempre, anong gagawin ng tao dyan para mag-stay sa bahay, di ba? Kasi hindi siya maka-scout masaw, ano, lalo na kung wala sa sasakyan, di ba? Okay lang naman yun, kung galing din naman sa bulsa mo. Eh kung ganyan, itong mga sitwasyon na ito na mga sinasabi natin dito, huwag natin obligahin yung tao. Kung may mga ginagawa man tayo na patakaran dyan, di ba? Lalo na sa pera. At yung isa pa, huwag tayo lagi-lagi magsabi na walang utang na loob kasi may mga utang na loob yan, hindi yan nakakalimutan.
yun lang, kung hindi lang sila active sa iyo, yun ang sasabihin. Malay mo, hindi mo alam, di ba? Sa pagtulog nila, sinasama kanila sa dasal nila, di ba? Yung hindi mo masabi ka lang na walang utang na loob dahil hindi mo nakikita, hindi naging active, hindi sa tabi mo, for example, no? Sa mga live mo, hindi mo makikita. Sa mga ibang sitwasyon, tignan mo rin, malay mo sa pagtulog niya, sinasama ka niya sa pagdasal niya, di ba? Yung mga ganong sitwasyon, sinasama ka niya sa dasal niya, sabihin na ay, Lord, itong tao na ito, bigyan mo ng mabuting pangangatawan, ganito, ganyan. Kasi normal yun, yung mga taong nasa tabi niya, yun ang maging active, yun sila sabihin. Tapos ikumparar pa, may mga viewers na kumparar, si ganito, ito lang ang suportahan natin kasi ito, laging nakikita natin sa live ito, tapos ganito, ganito, nag-ano talaga ng utang na loob. Diba? Sis Erlyn, dami galap shout out. Sabi ni Inda, hello, hello. Sir Arby, may galap shout out. Sabi ni Inda, hello, hello. Bro, ay, okay, nabasa ko na yan, sorry. May allowance din yung nasa landing pad. Yan, gasto lang talaga yan. Sa totoo lang, aking opinion ko lang ito, ha. Magdidiretso ako kasi may bunganga naman ako. Gasto ang landing pad. Kung may subject ka, natutulungan, kung ano lang, kaya mo na tulong, yan lang. Bakit refer mo pa sa iba yan? Para ano yan? Tama, totoo yan. Totoo. Totoo yan. Tapos mas maganda naman na kahit solo-solo mag-scout, tapos pag nakakita, makakita ka dalawa o isa, pwede naman sabihin kung wala siyang na-scout, ito, ibigay ko sa'yo. Yung ganyan, kasi sa totoo lang, hindi lahat mapabahayan mo kasi marami. Kaya, meron naman tao. Ay, ano yun? Okay lang yung ano. Sandali. Lubat? Makmay-makmay da kasitian. Okay? Ismaki da kasitian. Do get sleep now while the German sleep now. Do be so. Nalubat na pala yung tablet niya. Tapos nalaglag pa. Ay, ginoo ko. Magpaganda muna tayo. Parang nai-stress tayo dito. Teka muna. Teka, shoutout dyan sa 19 million live viewers, ha? Teka muna. Magpa-Michelle Japina muna ako dito. Sir, dahil nandyan si Maestro 21. Sir Maestro, reaksyonan mo nga ito yung 30% at saka mga natanggal. Para maiba naman muna yung reaksyon mo. Wag na mo kahit isang araw lang, ibahin mo naman muna, wag muna yung charity. Reaksyonan mo nga muna ito. Itong 30% at saka mga natanggal.
para maging viral ka na naman, para mabos yung ano mo, yung channel mo. Teka, teka. Nung nag-start ako, ang ganda-ganda ko ang ala Michelle Japina ako para ngayon, parang teka. Kasi mahirap na. I-screenshot nyo naman ako kung maganda ako. Huwag lang yung mga tatlong linyada ko dyan. At saka pagtitripan sa ano, sa messenger. Ha? Okay? Sir Maestro, mga kahit isang araw lang, mag-ano ka naman muna dyan ng 30% at saka yung mga natanggal, oh. Ay, ginawa ko. Parang napaiyak ako sa inyo. Tawa si Sir Maestro. Tama ka dyan, si Kuya Linda Kwasay. May allowance din. Kung may subject ka, natulungan kung ano o tama. Dantang sak si Kuya. Salamat si Kuya Starira. I love you, Dai. Shout out. Nong Guardia. Sakto gid. Bilog ang mundo. Tama. Ito din si Kuya Guardia. Subaybay ko ito. Tingnan nyo. Hanggang ngayon, ganun pa rin siya. Ilang beses na rin ito. Iwan ko, parang 2 times yata. Nakapunta ito sa lading, sa lighthouse. Wala din po nangyari sa kanyang channel. Wala naman support. Ah. Pero tahimik lang siya. Yun nga. Ingat-ingat tayo sa mga pananalita natin. Kasi kung ano, kung mainit ang ulo natin tapos magsabi tayo, walang, hindi natin hawak ang isip ng mga tao. Mayroong tatahimik lang. Mayroon talaga na magsasalita. Ginawang gatasan mga lagad, di tama yan, na obligahin, di pwede yan, sabi ni Inday, hello, hello. Tama, Ma'am Starira, mega love shout out po, sabi ni Arby Pastrana. Nagbabase lang tayo dito sa sinabi ng tatlo, no? Dito si Juan ko kasi ang nakikita ko sa thumbnail, si Sis Maramara at si Teacher N, no? Pero parang may naano na rin ito nga si Kuya Balda sa 30% po yun. Pero dito lang tayo muna mag-ano sa kanila kasi viral ito sila ngayon. Katulad dito ngayon, makikita ko sa thumbnail, hindi pa tapos to sa thumbnail ni Bopil. Nireaction na niya pa rin ito. Ito, bakit di na lang ginawang privado ang 30%? Pupulaan tayo ng basher. Nakakahiya kapag pira-pira ang usapan. Usapin. Totoo yan. Hindi lahat kailangan isa public. Totoo yan. Kahit sabihin natin, sa mga private nga, sa GC nga, lumalabas pa rin eh. Ano kaya pinapiestahan pa rin eh? Ano kaya ito? Diba? Hindi pa rin ito tapos. Seven hours ago ang inano niya. Ang kapon may ang title niya may 30% din kumpirmado. Hindi gawa-gawa. 30%. 30% issue kumpirmado, hindi gawa-gawa na issue. Gawa-gawang issue. See? Siyempre, naniniwala tayo yung mga sinasabi ng tatlo diyan. Galing yan kay Kuya Bal, 'di ba? Kasi hindi yan maglakas ng loob itong tatlo na ito kung wala. Kung hindi galing sa ano. Kaya huwag na lang obligahin yung mga tao. Hayaan na lang sila kung nakatulong man tayo. Tanawin man tayo lang yung utang na loob o hindi. Tuloy-tuloy na lang tayo. Huwag natin sila obligahin lalo na pagdating sa pera. At lalong-lalo na yung mga taong malalayo. Kung hindi man sila active, yun nga, isipin natin. Kung hindi natin makikita sa mga live, di ba? Kasi dati, ganito, ganyan. Imalay natin, may nakikita sila na kinatatampo nila o kaya may nakikita din sila na hindi sila sumasang-ayon. Tapos tahimik na lang na nawawala. Ayaan na lang natin, di ba? Basta tayo tuloy-tuloy ang pag-charity, kung ano na lang ang makaya, yun na lang. Huwag natin ipilit ang hindi ma-ano, ang hindi natin kaya. Mahirap. Diba?
Sana tayo dito. Okay. Nabasa ko na ba? Ay, dami na pala. Ay ka, basahin muna natin ha. Tapos, mga kamag-anak, sis Joy, nasa Dait na kasi doon ang Diyos, sabi ni Inday Edna Buesa. Kaya na sa atin na yan na mga viewers, kung tama pa ba natin silang suportahan, yes. Kaya siguro, kaya rerespetuhin natin kung may mga viewers na ano, kasi malay natin, di ba? Hindi lahat-lahat sumasang-ayon sa atin. At hindi natin yan mahahawakan. Si Sir Willy Pat, nagsilita din na inalis na rin. Ay, talaga? Talaga, Kuya Guardia? Ah! Yun pala? Miss Hilo-Hilo, tumpak lahat ang opinion. Pero ako, sa mga tao na inalis o aalisin pa, hindi sila mag-ano, kung gusto nila magsalita, ipahayag nilang sama ng loob nila o ano, yun na. At ano na lang, okay nga yan, may freedom sila, di ba? O ano? Miss Hilo-Hilo, tumpak lahat ang opinion mo, sabi ni Sisikoy Joy Castillo. Good PM, Ma'am Roth, late ako, pasok sa live niyo. Okay lang po, Sisikoy, Dili Vlog, Bati Jim. Okay yan, kay Kuya Andy, kasi charity siya at sahod niya, binibigay niya. At kung may sponsor, dagdag niya sa tulong at may transparency siya. Yan ang maganda kay Kuya Andy. Salot sa iyo, Kuya Andy. Kaya nga, totoo lang mga lalabs, sa 10 million live viewers dito, no? Pag mag-premiere si Kuya Andy at mag-live, sugurin po natin. Tama yan, katulad din sa mga ano, sa mga ganito, na mga tanggal-tanggal. Siyempre, sa isang team, maraming mga kasamahan dyan, no? Hindi natin maiwasan. Siyempre, dapat nga magpapasalamat tayo kasi kung hindi man sa'yo diretso nag-i-sponsor, yung mga kasamahan mo, ini-sponsoran, magpasalamat din tayo. Yan, diba? Nag-gets niyong ibig kong sabihin? For example, ako. Ako ang may nagpatayo, for example, ng isang kumpanya, no? Ito nga ng, i-ano na lang natin, ito yung isang team na charity vloggers. Ako ang founder, for example lang. Tapos, may team ako na 10. Diba? Kung hindi man ito ang mga sponsor, kung hindi man nag-i-sponsor sa akin, magpapasalamat pa rin tayo kasi yung mga tauhan natin, ini-sponsoran. Siyempre, kung tanggalin mo ito, ang charity vlogger na ito, ang sponsor niya, hindi na rin makasupport sa founder. Kasi di ba, kahit nasabihin hindi siya nagbibigay ng pera para ipang ano, nagsusupport siya dahil nanonood ng vlog mo, sa live yan nandoon siya. Siyempre, kung once tanggalin mo ito, ang isang member na ito, na nasasakupan mo, itong sponsor na ito, hindi na rin magsusupport kahit na manonood. Yun ba? Kahit na magpalipad, kung nagpapalipad siya. Diba? Yung parang ganun, nadadala na rin siya eh. Sa mga ganyan na mga ano. Kasi kahit papano sana, magpasalamat tayo. Kahit hindi man ang founder ang ini-sponsoran, yung mga tauhan, ini-sponsoran. Diba? Tapos kung tatanggalin, di ba, magtatampo na rin yung tao na yun na sponsor. Yun po. Kaya marami talaga, hindi lang iniisip nila na tanggalin nila ang isang charity vlogger, mawawalaan din sila ng supporter. Lalo na pag ang charity vlogger magkaroon ng 5 sponsor, di ba, magtatampo din yun. Bakit tinanggal niya? Wala naman nagawa yun. Hayaan na lang sana natin, di ba? Hayaan na lang natin na dumaloy na gano'n. No? Hayaan natin ang tao kung anong mga ginagawa niya. Huwag natin obligahin. Hayaan natin.
kung anong style na gagawin niya sa kanyang, kasi natutulungan na sila eh, malalaki na mga subscribers nila eh. Hayaan natin ang gawin na kung ano nila gusto gawin sa sarili nilang channel. Kasi diba, tama yan sis, kasi sa kanila na lang naman yan sa tao, may mga tao kasi na kahit batuhin mo, kung ayaw magbigay, anong gagawin mo, hindi mo mapilit. Pero mayroong tao na hindi bato, kahit hindi ka magsabi, nakikita niya sa sarili niya, ay, mayroon akong kita naman, ganito, ganyan. Magbigay ako na sa puso ko. Maganda kasi magbigay na sa puso, hindi yung obligado ka. Magbigay ka dahil obligado ka, hindi maganda yun. Tama yan sis, asa na lang sa sponsor at magsabi pa na sa mga partner mabigay ng 30% saan ka palayas na, sabi ni Inday Idnabuisa. Malaya kayo maglabas ng saloobin nyo, mga opinion nyo, huwag kayo matakot, sabi ni Inday Hilo-Hilo. Tama opinion. Shout out sa inyong lahat dyan sa live ni Ma'am Roth, sabi ni Sisi Koy, Dili Vlog of Ate Jim. Si Sir Roely Pat, dating Kalingap sponsor siya, pero nagsawa din, sabi ni Sis Joy Castillo. Kaya nga, at na, dito natin makikita, di ba? For example lang, si Sir Roely Pat, may mga tao na wala, hindi sila malalakas, na katulad dito sa basher, for example, kay Jomar, di ba, no? Di ba ganyan, tinutulungan siya gana mag-ano, kasi that maliit na tao lang siya eh. Pero ito bakit kay Sir Ruel Lipat, malaking tao ito na sponsor sa Kalingap, kasi engineer din ito sa Amerika. Di ba? Ganon din ang hindi maganda eh. Pagkawawa ka, lalong kawawain. Diba? Wala na rin pala si Sir Will lipat sa ano, Kalingap. Diba? Kaya hindi natin mabiblame yung iba na nagsasalita. Ito katulad kay Jomart na magsasalita siya. Na kung ano-ano. Tapos sabihin, siyempre, pwede siyang i-ana ng ano. O ito, paano na lang kung magsasalita din si, for example, si Sir Will lipat. Kasi malaki, maano na tao ito. Kilala din natin ito. Nagpunta din ito sa lighthouse. O, diba hindi, diba kasiraan din ito? Bakit ganun? Mabait naman ito na tao, diba? Kaya hindi natin, porket ang tao lang yun na nagsasalita, nagkukontra is maliit na tao, basher na baka agad yun, babanata na siya, tapos sasabihin ang mga sinasalita niya hindi totoo, diba? Tapos kung ito ang tao na kilala na ano, aalis, na magsasalita, tamimi ang lahat. Anti-budol ako sis Joy, kaya di yan pwede pag-involve, pira ka gaya niya tanggalin dahil di nabigay or walang reason. Di pwede yan, sabi ni Inday Hilo-Hilo. Dili Vlog, mega love shoutout po from Kuya Arby Pastrana Channel. Salamat Arby Pastrana from sis Dili Vlog of Ate Jim. Sa Sukmed, wala tayo obligasyon kahit kanino. At may pwede nandoon o diktahan o bigyan obligasyon, di mo pwede sumunod kung ano patakaran mo, walang kahit sino humawak sa atin dito. Kaya nga, lalo na tayo nagbabayad ng ating internet. Aray ko, migalab shoutout po Ma'am Roth, Ma'am Hilo-Hilo, sa Ma'am Dili Vlog, migalab shoutout ang lahat na iyan, galing kay Ate Marilo Falcon TV. Salamat sir sa kalama, thank you so much. Abi Pastrana Channel, shoutout din, sabi ni Ate Marilo Falcon TV. At Marilo, shoutout, sabi ni Sir Sakala Maestro 21. Ma'am Joy, shoutout din, sabi ni Ate Marilo Falcon TV. Shoutout sa iyo, Ate Marilo Falcon TV, sabi ni Arby. Sir Maestro, migalab shoutout, sabi ni Ate Marilo. Sis Kirby Jid, shoutout sa iyo. At Arby, shoutout din, sabi ni Sir Sakala Maestro. Sis Kirby, shoutout din po sa iyo, sabi ni Ate Marilo Falcon TV. Sir Maestro Sakalam, shoutout, sabi ni Arby. Ate Marilo, Kuya Andy Miguelab, shoutout, sabi ni Kuya Guardia. Sisi Koy Marisa Sunakawa, shoutout po sa iyo. Blessed Sunday po. Kuya Guardia Miguelab, shoutout po, sabi ni Ate Marilo Falcon TV. Kerbin,
Shout out sa iyo sis, sabi ni Kuya Guardia. Ninang Marisa, so nakawing galap shout out, sabi ni Ate Marilo Falcon TV. Ako wala sahod sa channel ko, pero dami na ako nabigyan na tulungan. Sarili ko pera at kusa akong ginagawa. Kasi may puso ako matulungin kahit may team ako, kusa ako tumutulong, sabi ni Inday Hiloilo. Tama po, iba't ibang mga ano tutulong. Kaya tingnan yung mga lalags. Ano ba, pwede na ba tayong maging Japina number 2? Shout out dyan sa 9 million live viewers in 90 thumbs up. Ilohilo, sabi ni Sir Sakalam. Kusa ako tumutulong, pero dala-dala ko ang team ko, sabi ni Inday Hiloilo. Very good, Inday. Kagaya ni King Lux po, obos talaga kita niya, sabi ni RB. Tama. Sir Maestro, mega love shout out, sabi ni Inday Hiloilo. Kaya, huwag tayong magtaka, di ba? Baka may nakakitaan tayo na ano-ano. Tayo yung na-save pa ang kalikasan natin, Day. Sabi ni, tama yun, na-save pa ang kalikasan natin, Day. Tama, Inday. Sis Marilo Falcon, shout out sa iyo, ate. Sabi ni ate, hello, hello, Inday. Love you all sa inyong lahat. Diyan, shout out sa lahat na sa live ni Ma'am Rod. God bless you all, sabi ni Sis Deli Vlog. Ma'am Marisa, shout out sa iyo, sabi ni RB. Okay. Miss Hilo-Hilo, ako din tumutulong pero sa mga kamag-anak at mga kapitbahay ko kasi kilala ko na sila na nangangailangan din ng tulong, sabi ni Sisi Koy Joy Castillo. Very good, Sis Joy. Sis Dili Vlog, mega love shout out from Inday G. Shout out sa iyo, sabi ni Sir Sakalam. Sir Sakalam 21, mega love shout out, happy Sunday, salamat sa support, sabi ni Inday G. Shout out po Sir Maestro 21 TV from Sisi Koy Erlinda. Shout out din sa iyo, Sisi Koy, from Sir Maestro Sakalam 21. Ang pagtulong, walang pinipili yan. Ano yan? Popularity, pasikat, pipiliin mo para ma-viral ka. Di yan totoo, pagtulong pag ganyan, sabi ni Inday Hilo-Hilo. Shout out po, Ma'am Marilo Falcon TV, sabi ni Sisi Koy, Erlinda Kwasay. Gusto kasi, dapaan ni founder lahat ng mahirap mabigyan or mabago ang buhay. Ang tanong, may pangpalalay ka ba sa mga needs ng mga nangangailangan? Huwag ganon, yung kaya lang doon ka lang kasi hindi maganda, sabi ni Inday Iring Idnabuisa. Kung ikaw, charity vlogger, may sarili kang source na kunan, sarili mo bulsa, di aasa sa sponsor. Tama po. Kung magbigay sila sa landing pad, kung magpapunta sila sa mga ano, salamat. Kung hindi, salamat. Kung ginawa mo yan, kaya mong suportahan. Huwag natin iasa sa mga tao na uobligahin natin. Miss Idna Visa, siya ang lalayan para dumami pa ang kayamanan. Aray ko, Diyos ko. Ang pangbigay ko nga pa dyan kay Kuya Andy na asukan na ako pa na ano. Laos na talaga ngayon si Rina. Talaga, laos na talaga. parang nalaos na talaga ako. Diyos ko. Parang na-timing din ang pagkalaos ko na si Kuya Gab na tigil. Kaya si Kuya Andy na lang. Nasimba po ni Kuya Gab nito, ah, Diyos ko. Pero alam ni Gabisera yan, kung bakit nalaos na si Inday. Kung bakit nalaos na Rina ng... yung pabahay, malaking obligasyon. Grabe yung comment ni Sis Julia. Shout out sa iyo, Sis Kuya Maria Bima. Aray ko, Diyos ko. Itali ko nga muna yun. Magsayaw nga muna ako. Take a sandali. Aray ko, Diyos ko. Aray ko, itali ko nga muna. Ito yung sapatos ko. Ay, ganun ako, Diyos ko. Ay, papatawa ako sa iyo, Sis Julia. Tang, 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 tarang, tatang, tarang, tatang. Kitay ka.
Ay, ko, Diyos ko. Ay, Ginoo ko. Kasi alam niyo mga lalat, pagupitan ko naman ang buhok ko ito, ha? Pangit na naman ito. Kaso lang kasi ang Vietnam kasi doon na nagupit, ginanong ganun niya kasi hindi ka na lang nilibin. Kaya alam niya naman ang buhok ko. Mag-break muna tayo, Tayka, sadali. Alam niyo mga lalabs, doon sa mag-Michelle Japina muna ako. Alam niyo mga lalabs, doon sa Chachip, sa Czech Republic. Yung mga, yung mga Vietnamese na nasa parlor, doon kami pupunta na pamilya sila. Diyos ko, mga lalabs. Ang gagwapo nila, tapos ang gaganda ng mga kamay. Diyos ko! Kaya pag ako doon, nagpunta, katulad na magpagupit ng buhok, magpa-straight, magpa-kulay, manicure, pedicure. Pag hinawa ka nila yung buhok ko, lumalandi-landi na ako. Tapos ko sabi, sige pa. Komersyal lang yon muna. Teka, sandali. Sarap talaga. Ay. Aray ko, Diyos ko. Parang, teka, sandali lang ha. Garaw tayo, sandali lang. Ano yun ang ano ko? Yung headband ko? Hindi na dito. Saan na yung headband ko dito, man? Nawala na yung yung headband ko. Yung hairband ko o headband. Bahala na kayo dyan. Shout out dyan sa 7 million live viewers and 19 thumbs up. Thank you so much mga lalabs. Nandyan pa ba kayo? Mag-umpisa na ako ng basa. Saan na tayo banda? Bakit kasi hindi na ako makabalik doon na? Teka, naghaba na yung comment nyo ba? Teka. Yung pabahay, malaking obligasyon yan. Mas okay pa magbigay ka scholar. At least yung kabataan sila ang magsika para pagdating ng araw sila ang magbigay ng bahay sa pamilya. Tama, sabi ni Inday Iring Idnabuesa. Tawa si Sir Sakalam.
Inday Ringgit na visa shout out, sabi ni Inday G. Sigurado yung mga opinion natin dito, naka-screenshot na tapos i-content nila. Sabi ni Sis Joy. Baka ako mamaya i-content nila. Sure ball yan, Sis Joy Castillo, sabi ni Inday Edna Buesa. Totoo yan, Sis Edna, meron dyan na nagpapabahay, hindi matapos-tapos last year pa. Yan, sabi ni Sis Ikoy. Rina, naka-ishi. Sino yun, Sis? Sis Rina? Ano din ba, charity vlogger din ba? Mag-report na doon sa SIC, sabi. Tuwang-tuwa na yung anak ko, Diyos ko. Mali naman kasi yung tatlo, on the spot sila nagsabi hindi maganda. Ay, ganyan naman eh. Ganyan din yati ang ginawa nila. The Captain Official, who's this? The Captain Official, I will go to your channel, sorry. Subscribe na pala kita. Bakit na-subscribe kita eh? Wala ka ditong, ano? Wala ka dito, sorry sir ha. Please forgive me till death do us part. Okay, bigyan na kita ng moderator. Bakit na wala ka moderator dito? Dahil siguro sa tagal mong hindi nakapunta sa akin, thank you so much, nakasabda naman ako sa iyo. Baka iniba mo lang ang pangalan mo. Miss Edna Buesa, sigurado may tik-tik dito, ha, sabi ni Sis Joy. Salamat RBA. Miss Erlinda Kwasay, gusto kasi nila maging bida, kaya lang sumimplang naging kontrabida ang tatlong bibi. Itong tatlong bibi na ito, si Sis Maramara pupunta dito sa live ko kasi pupunta ako sa live niya. Dati ito, nag-viral na rin sila ito. Tapos parang, di ba umalis ito si Sis Maramara sa kanila, dalawa na lang sila. Nakakalaban din nila dati ito si Ate Imi, si Ate Imi. Tapos ito na naman sila ngayon, nagpabida-bida na naman kayong tatlo. Huwag naman tayo bida-bida, isip-isip muna tayo ay. Oo, Sis Joy, Ma'am Joy Castillo, correct po kayo dyan. Pabida-bida sila, palpak naman, hindi nag-iisip bago magsalita. Sis Ikoy Joy Castillo, Sis Ikoy Erlinda Kwasay, sila kasi ditong pabida-bida na tatlo, pero hindi sila ito nagsasalita kung hindi galing kay Kuya Val. Sana naman, ano nga ito, wag tayong gagawa-gawa ng exig na para for the views o magka-bug-boss ang channel natin o ano. Wag sana yung totoo lang at wag tayong magpabago-bago. Isipin na lang natin bago tayo makuda na masaktan tayo, na mayroong taong masaktan. Tapos bandang huli, babawiin na naman parang bata, batuta. Pero hindi mo na yung mababawi, lalo na yung mga sinasabihan mo, may mga edad na, matatanda na, magtatampo yan. Hindi ito nagsasalita, ang tatlo ko hindi naman galing kay Kuya Ba, diba? Kasi dito nga sa title ni Bupil. Ito naman ang tatlo, syempre pwede naman sila magtanggi, huwag kami kasi ganito ganyan. Eh, gusto din nila magpabida eh. Jollibee kasi. Gusto nila mag-Jollibee kasi. Pero bakit ang puti-puti ng mukha ko ngayon? Ano ba ito? Diyos ko, grabe. Sa gluta siguro ito. Gluta talaga. Saan ako kukuha ng gluta? Diyos ko. Wala naman dahil. Sis Joy, may ano ba dito, Sis Joy? May binta ba dito gluta sa Europe? Wala naman dito. Bawal yung mga ganito-ganito. Sa Japan, ang dami. Yung mga lahat-lahat na lang sa Malaysia, sa part ng Asia, pero dito wala. Para iwan ko, nag-glowing yata ako ngayon, iwan ko. Tingnan nyo na lang, screenshot nyo naman muna dyan. Sobrang puti ko talaga, Diyos ko. Ay, Ginoo ko, Diyos ko, Ginoo. Ano na nangyari sa mundo? Kahit na sabi, eh, tingnan ko, kahit na ibaba ko pa yung, ano, yung lightning dito, ha, brightness, ha, o. Oh. I-de-eliminate natin. Wala ito, ano, hindi tayo mahilig sa, ano, hindi tayo mahilig sa mga
mga ano yan, filter, katulad kayo in the earring, Edna Buesa. Hindi tayo mahilig dyan. Sana yun ang ano ko dito. Baka mawala pa yung ano. Sana ang brightness dito. Ito. Ibaba ko ang brightness. Oh, yan. Dilimin natin. Hindi ako katulad kay Day Earring na naglalagay ng ano, ha? Yan. Yan ang brightness. Ah, binaba ko na. Ganito na lang ang ano niya. Ang ano niya. Tingnan nyo, maputi pa rin ako, di ba? Kaso lang madilim dyan sa akin, no. Hindi ako katulad ni Inday Edna Buesa na naglalagay ng filter. Tapos sasabihin maputi siya. Yan ang brightness, so madilim. Maputi pa rin, no. Oh. Normal na natin ito kasi baka hindi tayo. Aray ko, Diyos ko. Ay, Ginoo ko. Magbasa na nga tayo kasi Ma'am Joy, bago magsalita, ito. Ma'am Joy Castillo, correct po kayo dyan. Pabida-bida sila, palpak naman, hindi nag-isip bago magsalita, sabi ni Sisi Koy, Elinda Quasay. Kung nagtayo ka ng charitable, dapat need mo mag-declare ng asset and liabilities mo para alam kung magkano ang pera at ari-arian mo para di ka masilipan na yung mga nag-sponsor na pupunta pera nila, sabi ni Inday Edna Buesa. Yes? Sana naman hindi darating sa mga ano na may mga taong makasilip nito, no? Diba? Shout out po, Ma'am Edna Buesa Mix Vlog, sabi ni Sisi Koy Elinda Quasay. Sis Elinda Miguelab, shout out po, sabi ni Inday Edna Buesa. Paano yung bahay ni bro? Ano to? P, tama ba na ipinawagan na tulungan sa pagpagawa para matapos na? Hindi pwede yun ni Brother Paas. Hindi din ako yun sang-ayon. Hindi naman pwede yun papanawagan, di ba? Ano ka, magpapatayo ng bahay para iasa sa, di ba? Depende na lang kung may sponsor na mag-awa. Di ba? Hindi dapat yung mga ganyang bagay. Hindi dapat yun kahit sabihin na ikaw pa yung ano. Diba? Hindi dapat ipapanawagan para maano na. Kaya yung iba, alam ko rin, mayroon din ako na kikita na minsan itong tao na ito na syempre pag walang ano, pag walang Diyos, tinutulungan, ganun, na para okay ako dyan, pag ang isang tao walang Diyos, ipasama sa may ano, para magkaroon sa ng Diyos na ganito, di ba? Okay ako dyan para tulungan, para may pang-charity siya. Hindi yung pang-sarili niya, no? Yun, di ba? Siyempre, para na rin sa pang-sarili niya, pero ipakita niya talaga na mag-charity siya. Kasi parang mayroon na tinutulungan, tapos para lang ganun sa pang-sarili. Obligahin talaga sila kasi nasa loob sila ng kubol at parlor. Dito na lang kayo sa kabilang parlor. Masaya pa, sabi ni Inday Edna Buesa. Hello, Sisi Koy Maria Bima Padilla. Shout out. Kamusta sis ang helicopter natin sa araw ng Sunday nito? Palm Sunday. Sisi Red Nobino, first batch siya. Pero, chugi babes, samantalang ang laki ng pakinabang sa kanya noon. Hindi naman big deal na natanggal sila. Tanggap naman nila ng maluwag sa dibdib, baka wala na ambag, sabi ni Sis Joy. Nandoon nga siya kahapon ka sa live ni Kuya Gab, sabi niya kay Gab, pre, baka ikaw na yung sunod na tanggalin. Yan nga, inuulit ko dito, bilang isang sponsor ni Gabisera, dahil nagsabi na rin siya, kasi ako sa totoo lang, malaki ang lugar na niya, ang gusto nila makalat ang pagtulong. Malaki ang lugar ng Negros. Malaki. Tapos, pag walang charity doon, di ba? Dahil sa, ano ngayon, paano na lang pag walang charity doon, walang tumutulong? Sa isang lugar na lang ba? Doon na lang lahat? Buti nga si Raymond Agos umalis, iwan, no? Umuwi din sa Negros. Di ba?
Kahit ako bilang nagsusupport dito dahil hindi siya nagustuhan ko si Gabisera, ang puso ko talaga sa mga Negros na mahihirap, no? Yun. Hindi sa personal na tao na kay Gabisera na mabait siya, ganito, ganyan. Ang una talaga kung bakit nag-sponsor ako sa kanya, dahil gusto ko tumulong sa kababayan ko. Hindi sa tao na charity vloggers na mabait ako, mga mabait siya o ano na personal o ano-ano na mga pagkatiwalaan. Ang akin talaga, ang iniisip ko yung makatulong ako doon sa lugar kung saan ako pinanganak. Yun ang number one na nasa puso ko. Kaya kung alisin man sa Sakalingap, taos puso po namin yan tinatanggap. Walang sama ng loob at ang utang na loob, hindi po namin yan nakakalimutan. Hindi man kami makaambag kung ang basihan ay pira, isasama kayo namin sa mga dasal. Yun lang po at kung ano pa ibang sitwasyon na magaganda. Diba? Na pag may mga taong nagtatanong, for example, na kilala mo ito ang charity vlogger na ito, kasi nakikita ko nagbablog siya, matulungin. Makasabi ka rin dahil sa tanaw ng utang na loob mo, makapagsalita ka ng magandang word, ng magagandang words para sa kanya. Hindi mo siya ibabagsak. Maraming gawain, sitwasyon para ibalik mo yung utang na loob na yun. Hindi sa financial, hindi mo man magawa yun. Gagawin mo sa spiritual, sa pagsasalita ng mga magagandang salita, positive. Diba? Yun. Di porket hindi mo nakikita yung tao, hindi mo nakikita sa live, hindi mo nakikita nagbibigay, hindi mo nakikita nagsasama, wala nang utang na loob, lintik na utang na loob na yan, lagi na lang binabato yan. Lagi na lang utang na loob. Lahat ng tao may kanya-kanyang sitwasyon, may mga utang na loob tayo. Last more impact lagi. Last more, okay? Utang na loob. Walang tigil na utang na loob na yan. Kahit ako may utang na loob ako sa ibang tao. Kahit sa mga lugar namin doon, may utang na loob ako. Pero wala man ako doon sa kanila para ibalik ko ano. At minsan sa mga Facebook dito. Diba? Hindi natin nakakalimutan yan. Minsan, kahit matanda na natin, maalala natin yung tao, makapagkwento tayo ng maganda, ng kabutihan. Sabihin natin, ay, yung tao na yun, nung hindi pa ako dito nakapag-asawa ng foreigner, ganito, ganito, ganyan siya. Magaganda ang makwento natin. Pero kung may mga taong gumagawa sa atin ng hindi mabuti, siyempre, yung ikwento natin, ano pa ba? Diba? Ugali ugali Pinoy talaga. Hindi pa di iring maging sikan Japina ka, mag-Japay, Yuki pa muna. Ay, oo. Sis Idna, matalino talaga ito si Inday Idna. Kaya itong gusto ko sa kanya, pero bakit nga yung iba dyan galit? Sis Idna, iring, sabi ni Sis Ikoy Maria Bima Padilla. Day Maria Bima Padilla, mega love shout out. Peace yo sa lahat ng tik-tik, sabi ni Sisikoy, Jay Castillo. Inday J,
Peace, Miss Roth, sabi ni Sis Joy. Sis Bima Padilla, peace. hala, bira, Miss Roth. Peace, Bibi Jo, Sis Joy. Bliss Farm Sunday to all. Bliss Farm Sunday sa iyo din, Sis Ikoy Maria Bima Padilla. Naway magandang iyong gising dahil sa helicopter. Garotay, sabi ni Sis Ikoy Jay Castillo. Umihitad ka, sis. Oo, sis. Talaga umihitad talaga ako, Sis Ikoy Linda. Pwede na, Japina. To, yap. Si Joy, birada na. Sis Joy, basa ka na, dami na. Ma'am Rina, nakaisi. Miglang shoutout po from Inday Inabuisa. Sis Marisa Sunakawa, shoutout po from Inday Iring. Sis Gloria, shoutout din po, sabi ni Iring Inabuisa. Yes, sabi ni Sis Ikoy, Rina Nakaishi. Sila bidabida tayo mga kontrabida. Urig to die, walang brota, sabi ni Inday Inabuisa. Anong urig? Pag magalaw-galaw yung kamera mo, makikita kung ang urig mong balat eh, hindi ka puti eh. Diyos ko. Pag magalaw-galaw ka, eh, lumalabas yung urig mong, ano nga ito, gluta talaga eh. Pag magalaw-galaw ka, huwag kang urig-urig dyan. Kaya pala minsan, pag mag-usap tayo, parang nagagano na lang ka, oh. Hindi ka, ayaw mong gagalaw, parang gano na lang siya, oh, hindi siya gagalaw. Kasi pag gumagalaw siya, yung filter ba, umiiba-iba, makikita mo talaga yung part ng body na wala talaga filter. Aray ko. Shoutout sa'yo ng Big Big Sapar. Shoutout, Ma'am Roth. Magandang buhay. Happy Palm Sunday po sa'yo si ng Big Big Sapar. Kung ikaw isang leader, kung ano achievement ng mga ka-team mo, achieve mo na rin yon, sabi ni Inday Hilo-Hilo. Tama, Inday. Totoo naman yon, Miss Roth. Kung walang bas-bas ni founder, hindi rin sila magsasalita. Sila tuloy ang napuputukan ng vulkan kasi gusto rin nila maging Jollibee para bida. Tama, totoo yan. May bas-bas yung mga sinasabi nila pero pwede sila magsabi ng ayaw nila. Pero kasi gusto man nila magpabida-bida, edi tanggap naman nila yung mga basher kasi syempre, yun na nga, for the views, pag may basher, mabubos yung channel mo, magkakabuse ka, diba? Kaya, wala sa kanila yun na i-bash sila. Diba? Pero, wala sa kanila na i-bash sila kasi mabubos ang channel nila, magkakabuse sila, pero hindi nila iniisip, may mga tao silang nasaktan, baka ma-depress pa, diba? Kahit na iniisip nila, hindi yan maliit na bagay, di ba? At tula dito kay Ron TV, di ba? Malungkot. Yung kay Marcos naman ang pag-ano ya, may halong lungkot at may real talk. Kung ano pa. Sis Roth, ang sa akin lang dapat nagbigay muna sila ng memorandum, hindi on the spot sila. Kahit ba ang nagsabi, si Kuya Bal ay reach out nila yung mga subject hindi sa live sila magsabi. Tama ka dyan, si Kuya Erlinda Kwasay. Walang formalidad nga. Kaya ayaw nila dati yung mga ginagawa ni Ate Mighty Imi. Dahil ito, sila pabida-bida. Diba? Kasi makaka-judge naman tayo sa tao kung mapapanood natin kung may utak o wala. May mga utak naman talaga lahat. Pero yung sabihin mo na marunong ba? Diba? Na professional ba yung pag-handle? Yung mga ganun. At hindi yung walang personalan. Ito nakikita ko. Ito si Teacher N. May personal na dala sa kanila eh. May personal. Sila ni Maima. Yung parang pinipersonal nila yung tao. Katulad dati yung ginawa nila doon kay John Rivera. May pang personal yun. Tahimik lang ako doon dati. Pero nagmamanman ako. Totoo yan. Itong tatlo na to maraming ayaw. Eh kung yan pang ilagay dyan na ano, Diyos ko. Kaya huwag nyong isisi sa mga charity vloggers na masabi na saan ang mga suporta, saan ang mga suporta. Kayo din ang mga dahilan. Isa dyan sa mga dahilan na hindi nila gusto. Kaya yung mga ibang viewers, kaya isipin nyo rin ang sarili nyo. Marami din ayaw sa inyo. Kaya may mga umaalis. Kasalanan mo naman, Inday Inabuisa Iring, sabi ni Sis Ikoy Maria Bima Padilla. Tama, totoo yan. Kanina, Sis Maria Bima Padilla,
Kuda ng kuda siya kasi wala ako eh. Ilang, nakailang bangko siya na buhat. Sumisikat sa pabahay. Di naman niya pera ginagamit humanitarian para makakuha sponsor. Di pwede yan, sabi ni Inday Hilo-Hilo. Tama, Inday? Salamat, Inday G. Si Inday G, tahimik lang. Takot ito si Inday G. Tumpak ni Hilo-Hilo. Ngayon lang din ako nagigising sa katotohanan ng dahil sa mga sponsors, sabi ni Inda, Sisi Koy, Joy Castillo. Oo nga, Sis Bima. Overhaul na helicopter ko, sis. Ready na sakyan. Ay, Ginoo, grabe. Totoo. Shout out, Ma'am Rod, from ng Big Big Safar. Shout out. Ito si ng Big Big na natamaan sa paglaylo ni Kuya Gab ng pag-charity. Kasi dahil wala nang abuse. Ang kapatid niya ito, di ba, isa sa mga beneficiary ni Kuya Gap. Kaya, iwan ko kung wala na yata ito sponsor o ano. Pero ang alam ko, iwan ko sa totoo lang, ang alam ko talaga, may alam ako, na libre talaga ang gamot ng mga ano, ng mga may diferensya. Libre. Pero iwan ko lang, kasi ito si Nang Big Big, nagsisipag ito, nagbibenta ng mga luluto, mga ulam, mga ano, para may pangtustos siya sa kapatid niya doon, pangbili ng gamot. Kaya ako man ay hindi ako nangangako na ngayon kung mga ano-ano, kasi pag ako nangako, makapagsalita ako, nai-stress ang utak ko pag hindi ako nakabigay. Yun po. Kasi sa totoo lang, sa mga ganitong sitwasyon, nakaraang ano, itong taon, ang dami kong obligasyon, lalong-lalo na sa kapatid ko na dinadialysis. Ang laking pera na kailangan niya. Buti nga ang tiyan ko. Buti nga ang ini-expect 250,000 pesos, pero thanks God, hindi naman ganun pala. Kasi ang sabi niya daw sa kasama niya, ang kasama niya ganito, pero salamat sa Diyos at hindi naman pala ganun. Eh syempre, 'di ba? Ako man ay ano, kung magtatrabaho ako, yun nga ang pera ko sobra-sobra pang magtrabaho ako. Pero ang iniisip ko naman, magtrabaho ako, iwanan ko yung dalawang anak ko, ang asawa ko para lang sa pera. Eh kung hindi naman ako magtrabaho, sobra naman ang pera ko. Makapagtulong naman ako kahit papano. Pero mas pinili ko na dito ako sa bahay, 'di ba? Mas pinili ko ang kaligayahan, makita ko ang pamilya ko kaysa magtrabaho ako 8 hours pagdating ko, hindi ko na magawa ang obligasyon ko sa kanila. Kasi pagod na ako. Dahiring, wala to arek dik sa liig, urik talaga to, noblota, sabi ni Inday Idnabwesa. Ano ka? Pag magalaw-galaw yung kamera mo eh, lumalabas yung urig mong ano kulay eh. Wow, tara na Sis Bima, larga na ta, mag-helicopter na. Yung talong kambyo yan. Tapos pag sinagot sila, hindi nila nagustuhan, galit na galit sila, feeling victim, sabi ni Sis Koy, Elinda Quasay. Katulad ito, katulad kahapon yata, nag-live si Sis Maramara, marami yata siyang basher doon. Tapos siyempre marami siyang views, di ba? Pag ganyan ang mga senaryo na gagawa ka ng siyempre makapagsalita, may bas-bas naman o ano, pwede naman nila, siyempre gusto din nila magbida, may halo na rin for the views. Si Kapiso, sinabihan wala daw utang na loob, nagsumikap si Kapiso para makarating sa gusto niya. Binigyan ba nila ng milyones para makabili ng sariling bahay para sabihin nila walang utang na loob? Do, sabi ni Sis Joy Castillo. Kaya nga, lintik na utang na loob na yan. Lagi na lang. Ako man, sorry man sa mga tao na may utang ako na loob na kung sabihan nila ako na ano. Pero ako man, nakatulong man ako sa mga tao, hindi ako nagsasabi na wala kang utang na loob. Kahit na ginawaan nila ako ng kalokohan. Kahit na galit ako. Sa sobrang pagtulong ko ang binalik. Parang nahirapan ako. Minsan siguro makasalita ako isang beses. Kung sa senaryo siguro na lungkot ako, na galit ako, na may kaibigan ako na sinasabi,
na sabihin ko na mga walang utang na loob, mag-anon ako. Siyempre, sa sakit o ano. Pero yung lagi kong anin-anin na dibdibin na i-ano na ginawa nila sa akin na wala silang utang na loob. For what? Useless. Useless. Kahit ay for example na lang, di ba? Sa sarili kong pamilya. Kasi hindi naman natin, totoo lang, hindi na, ang pamilya is hindi perfecto. May pa isa-isa, dalawa, may mga kapatid tayo minsan na gawaan tayo ng ano. Walang perfecto, kadalasan. Sino bang pamilya dyan na wala siyang, ano, wala siyang may kasamaan na loob o ano. Kahit sa mga pamangkin, sa mga, basta relatives. Mayroon talaga siguro, di ba? Tama ka sis, Ignabisa, ikambyo mo nang maayos, sabi ni Sisi Kuit Maria, yung kapatid. Unfair ang mundo. Yes! Tama ka Sisi Kuit Maria Bima Padilla, pero ako, intindi ko yung mga taong hindi nagsasalita. Dahil ayaw nilang mga bash. Mas pinili nilang katahimikan. Diba? Kaya nakakainis lang talaga, no? Ako, wala naman may mag-ano sa akin at sa atin dito ng mga viewers kasi laos naman tayo. Walang may pumapansin kasi pagwa ang isa pa na iniiwas nila, napansinin nila ako o kaya kayo dito kasi pag, mabiral yung channel ko, di ba? Mabiral kaya walang may mag-ano dito sa akin. Kasi hindi naman ako pabida-bida, tahimik ako. Yung mga opinion ko dito na sinasabi, sa loobin ko yan. Eh kung marami ako siguro kaaway na mga reactor na bawat galaw ko sinisilip, di ba? Katulad sa iba dyan. Ipa-example na lang natin, di ba? Yung sila dyan. Pag may mabanatan yung isa, may makuda, itong kalaban nila magsalita, i-content sila, di ba? Eh ako, wala naman ako. Wala naman ako kalaban na, di ba? Kung i-content nila ako, eh mag-viral ako. Ako talaga sa totoo lang, yung binanatan ako, tapos sinagot ka rin. Kung hindi kami nag-ano yun, nag-ano, ay talaga, ako naman gagamitin yun sa kanya. Kasi ako, positive ang labas sa akin yun, sa kanya negative. Kasi syempre, marami na may mga kalaban siya yung magsasabi. Buti na hide yun. O kaya sa akin talaga dinilit ko yun. O ni-hide ko. Dinilit ko talaga yun. Kasi kahit i-hide ko, parang iniisip ko may mga bad memories pa rin ako. Sure to God. Makikita sa ano ko yan, sa ano ngayon, sa ble, ano yun. Dinilit ko talaga yun. Pero kahit siya sinib ko, kasi kung hindi ko yun dinilit, for example ito, makikita ng kalaban niya. Gagamitin ako kasi ako wala ko record eh. Gagamitin yung kanya, ano sa kanya, i-content ako, gagamitin na pang bato sa kanya. Kasi kumbaga, pag ako ang magsalita, di ba parang wala ako record na ano, gagamitin para pang bato. Yun. Shout out dyan sa 9 million live viewers in 19 Tamsak. Ang taong binigyan ng kusa, wala siyang utang na loob sa nagbigay, pero kung ikaw nang hingi ng tulong, may utang na loob ka sa tao na yan. Tama. Kung ang tao na nagbigay ng kusa, wala siya talaga utang na loob sa iyo kasi kinusa mo yun eh. Pero kung siya ang lumapit at naghingi sa iyo, di ba? Pero sa akin naman sitwasyon, kahit maglapit siya sa akin maghingi, ayaw ko na yan ibato na may wala kang utang na loob. Hindi ko sasabihin yan. Kung siguro sa senaryo na magkwentuhan kami, kung may kakwentuhan ako, makapagsabi ako ganun, walang utang na loob. Pero yung lagi mong ano-ano yan, Diyos por santo, useless! Sa Diyos na lang. Trokahos, sabi ni Sisi Koy, Maria Bima Padilla. Kung ikaw, kusa,
Miss Ruth, yan ang ginusto ko sa iyo. Alam kong tumutulong ka, pero hindi ka pa ulit-ulit na binoboice out, sabi ni Sis Joy Castillo. Salamat, Sis Ikoy. Totoo po yan. Ako sa mga ginagawa ni Gabisera sa pagbablog niya sa akin, hindi ko nagustuhan yan, pero ginusto ng tao yan. Natural yan. Hindi sa ay, ano mo naman ako, Kuya God, ganito, ganyan. Ginusto niya yan kasi sinasabi ko sa kanya na hindi yata nawin ang utang na loob. Kahit sinasabihan mo yung tao, sinasabi niya na tinatanaw niyang utang na loob. Sa kanya na lang yun. Diba? Diba? Pag ang tao, may mga tao talaga na kahit hindi mo ano na magtanaw sila ng loob, mayroon talaga magsabi, tinatanaw talaga ng loob. Kaya kung ano man yung mga ano-ano na yan, yung may nanggagalait, siguro na sabi na, Rina ng Negros! Di ba? Ay, ginawo ko, Diyos ko, ginawo ko. Tapos marami pa nagsasabi kahapon sa live niya, balik ka na sa diet, balik na sa diet. Ganun na lang ba kadali magsabi balik sa diet? Kaya nga si Kuya Bal, hindi nga makapunta-punta kayo yung dati na wala nga sponsor. Siyempre, sa live niya sabi, alam niyo ba pa magpunta sa diet? Dala-dala mo pa ang sasakyan mo, magkano ang bayad? 20,000. 20,000. Ah, dapat ang hawak mong pera. Yung iba makapagsalita lang, no? Balik sa diet. Inahanap ka na ni Bina, ganito, ganyan. May pamilya yung tao sa Negros. Diba? Kaya yung sagot naman ni Kuya Gaga, pag may budget na, kasi sarili yan mismo, hindi niya kaya. Minsan nasabi ang tao, pag may budget na, paano? Walang budget, hindi talaga yun. Eh, pag may sponsor na gusto, yun lang yun. Oh. Katulad dati sa akin, diba? Wala nang nihay-nihay sa akin. Maraming nagsasabi na, ay, umuwi na kayo sa kanya-kanyang lugar nyo, malaki ng subscribers nyo, diba? Tapos ganun, siyempre magla-live, ay, gusto ko umuwi ula, ano. Natural na bigay ko yun. O, umuwi ka, doon ka mag-ano. Pero wala akong, ano, na tulungan ko yung isang tao para, ano, kasi sulit na sulit ako kay Kuya Bars, alam nyo yun, diba? Ngayon naglaylo-laylo na lang ako, tahimik lang ako, hindi nyo na ako nakikita sa comment section kasi wala na rin ako sa team ng mga ano, yung tahimik na ba, diba? Kung ikaw, pusa ng bigay, walang kapalit yan, kaya huwag magsabi na walang utang na loob ang magnabigyan ng tulong. Tama ka yan, Inday Hiloilo. Sis Maria Bima, Migalab shout out, sabi ni Inday Hiloilo. Sis Hiloilo, shout out din sa iyo, Inday, sabi ni Sis Ikoy, Maria Bima Padilla. Huwag ka magbigay, kung may kapalit ka na hinihintay, pakitang tao lang yan. Itotoong tulong yan pag may kapalit. Salamat, Inday. Ah, totoo yan, Inday Hiloilo. Parang may dumaan sa profile ko noon, isang napakagandang trying hard. As reactor, binabanatan ka, sabi ni Sis Joy Castillo. Sino yon? Sis Ikoy? Joy Castillo? Binabanatan ka, sabi ni Sis Joy Castillo. Sino yon, Sis Ikoy? Yung nagbanat dati sa akin, nasagot ko na yun. Nagsorry nga dito sa akin. Kung sino pa yan dyan? Ang kusang tumulong, walang sinasabi. Bad sa taong tinutulungan, happy siya, nakatulong. Siya yan ang totoong pagtulong, walang kapalit, sabi ni Inday Hiloilo. Tama, Inday, bato ni Dama, kapaladay yan, yan, sabi ni Inday Idnabisa. Hoy, sino yun, Sis Joy, sabi ni Inday Idnabisa. 5 years na ako tumutulong. Ay, Brex! Brexat, magandang buhay po sa iyo. 5 years na ako tumutulong ni isa, wala sila narinig sa akin, maligaya sila sa tulong na binigay sa kanila. Pasalamat lang, tama na, sabi ni Inday Hiloilo. Yes, Inday. Brexat, shoutout sa iyo, sir. Sino kaaway mo, sister? Wala akong kaaway, ikaw. Nag-react talk lang kami dito, mga opinion ba namin? Kasi alam nyo, feeling ko ngayon, hindi mo ba nakita ang kagandahan ko ngayon, Brex?
ganyan ka naman, Brax, hindi ka marunong mag-ano. I-PM mo na lang kung gusto mo yung kagandahan ko ngayon. PM is the key. Diyos ko, Ginoo ko. Sino kaaway mo, sis? Sis, Edna Visa, kilala mo yun. Miss Edna Visa, PM is the key. Sige, Sis Joy, PM is the key. Sis Bima, sigurado ang kambyo ko, smoto. Ay, alam ko na yan! Ang nag-ano sa akin, yung mga sinasalita, ang mga sinasalita, yung nag-ano din kay, ano? Yung mga kinukuda niya, hindi ko yung pinapatulang kasi puro kasinungalingan yun. Kasi hindi ko talaga ibaba yung ano ko, yung sarili ko sa kanya. Kasi, di ba? Alam ko yung Sis Joy. Totoo yun, alam namin yun eh, Sis Edna. Si Sis Edna nga, tinamnil nga eh. Sigurado ang kambyo ko, smoto, para ganda ng ikot. Ay, nako. Inday Edna Visa, hindi smooth yan. Kasi alam mo, wala na. huli na naman kita. Kaya ito talaga, lagi ko itong sinasabihan eh. Na marami na siyang bangko. Paano maging smooth ito? Kasi, di ba? Kinakalawang na. Paano mag-smooth ito? Sige, Sis Joy, PM is the key. Miss Edna, PM is the key. Alam na natin yan, Sis Edna. Diyos ko. Ay, Edna. Edna! Taga Middle East, yata yun, Miss Roth. Alam na din, Sis Joy. We know that. Kaya, kahit hindi nyo na anong-ano ko, alam nyo naman, diba? I-compare nyo na lang ako kaysa kanya. Yes. Tatlong bibi, kaaway mo. Hindi naman. Wala naman tayo kaaway. Hindi tayo marunong mga away. Or Asia. Ah, kilala ko yun, Sis Joy. Sabi ni Inday Edna Visa. Kuwait yata yun, Sis Joy. Miss Maria Bima. Kuwait ba yun? Sabi ni Sis Joy Castillo. Asar sa amin yun. Ay, hindi nyo alam yun? Hindi nga namin pinansin yun. Yun nga mga kinukuda nila. Diyos ko, hindi nyo alam kasi yun. Ay, nako, Diyos ko, wala yun. Yung mga wiretapping, yung mga ano, alam na namin yun. Oo, alam namin yun. Kaya nga, di ba na naimik yung mga salita yun, mga kasinungalingan? Oo. Binanatan ni Inday Edna Visa yun. Ay. Oo nga, Miss Roth, hindi mo pinatulan, kaya hindi mo minta. Oo, totoo yun. Bakit mo patulan? Kilala naman yun na ganun, di ba? Ako ba? Di ba? Hindi ko ibaba yung label ko, oy. Alam na namin yun. Alam na natin yun, Inday Ering. Yung nag-thumbnail sa'yo, siguro yun. Wala nyo, hindi nyo alam yun, kaya hindi namin pinatulan yun. Wala yun, di ba? Ay, kung alam nyo lang yung istorya, Sis Joy, Sis Ikoy, Maria Bima pa din yan. Nung na-wiretapping kami, na ano? Diyos ko, nakatulong pagbaga ako yun. I-PM nyo kayong diaryong Edna Visa para malaman nyo. Ano ba itong title? Kahalina kayo, mga lala. Ano ko na lang mamaya yun. Shoutout dyan sa Team The Witches. Maganda din itong mga Team The Witches, yung mga marami silang laging viewers. Kaya pag may mga viewers lang ganito, hindi naman talaga makapasok sa ibang live kasi sa kanila na lang natambay, may mga palaro kasi sila. Kaya yung ibang viewers, di ba, sasabihin, saan sila tatambay? Doon talaga sa mga palaro. Pero may mga viewers din sila na hindi din sila gusto. Yun. Kaya yun.
Yung hindi din makatambay sa kanila ba? Na ano? Yes, Sis Joy, totoo yan? Totoo yan? Kaya na sinabi pa nga na nalaos na daw si Gabisera. Tapos wala na daw viewer dahil sa akin. Totoo kaya yun, di ba? Hindi nila alam na naglaylo si Gab. May business na inaasikaso. Alam namin yun, Sis Joy. Kaya nga, nagtawa lang kami yun eh. Kay Sis Edna nga, tinamnil nga eh. Kaya na, ano? Ako pa ba, Sis Joy? Papatulan ko siya, Diyos ko. Maganda kaya yung buhay ko. Yes! Alam namin yan. Ay, kung alam nyo lang mga istorya, kasama dyan si Inday Iloilo at si Inday J, ang sayangan namin eh. Ako pa ba? Ipahiya. Magpahiyaan ta. Baka basa ka na, maligo ka na. Sabi na nga ng tatay ko. Oo. Ay, grabe bumana. Grabe bumana si Inday Iring yun. Hindi nyo ba napanood yun? Ang alam ko, Miss Roth, natulungan mo rin siya. Yes, Sis Joy, totoo. May hinihingi pa nga sa akin eh. Kung alam nyo lang eh. I-PM yun si Sidna. Kaya, hindi na namin yun patulan yung mga kinukudaya. Puro yung kasinungalingan. Kasi kilala naman siya na gano'n, eh ako hindi ko baba. Hindi sa takot ako sa kanya, hindi ako takot sa kanya, no. O talagang baba na talaga ako, Diyos ko. Tapos isa pa, bios lang. Kahit hanggang ngayon yung mga thumbnail nila. Nakita nyo naman, ikumpara nyo yung mga thumbnail ko. Yung mga thumbnail ko kaysa kanya. May mga thumbnail ba ako na harsh, na ano, na harsh? Doon mo makikita yung tao sa mga galawan niya. At minsan hindi man tayo makasalita ng ano, hindi tayo perfecto. Diba? Isa, dalawa, banat na useless ka, makipagbanatan sa kanila. Nagano din kami dito, binanatan din namin dito yan. Hindi nyo ba napanood? Na ano din namin yun, kaya yun sumagot yun. Isa, dalawa, banat, tapos na useless ka, makipagbanatan, mga taong ganyan. Oo, totoo yan. Totoo. Yung mga taong ganyan, wala ka ng, ano yung, kumbaga, wala na yung mga, wala ka ugali na ano ba. Binanatan din namin dito yan, binanatan, nagpasok nga dito sa akin eh. Hindi nyo kasi subaybay ba, o ano? Ano na yan, kiss close. Pero hanggang ngayon yung mga, ano nila, ay nako, marami pa kayo, marami nga kayong malalaman eh, kung ano. Ay, Ginoo, kasi, kaya lang hindi namin yun inano na talaga ng ano kasi alam namin sa sarili namin, oy. Oo, totoo, parang ang ganda, ganda niya. Totoo yan, Sis Joy. Alam namin yan, ang tinuturin niyo, Diyos ko, Ginoo. Hindi nga namin napatulan yan eh. Hindi nga yan siya, hindi na nga yan pinapansin kasi alam na ganyan. Basta ako, ang ganda ko ngayon, no? Teka, sandali. Diba? Ganyan ba yan? Comment down below kung sino maganda sa amin. Naray ko, Diyos ko. Naray ko. Ay, Ginoo ko. Ay, Michelle Japina. Si Michelle Japina pa lang dito sa social media. Na nakilala ko ng mga ano supporter, si Michelle Japina lang nakita ko maganda. Tapos ang sunod si ano si Sikoy Joy Castillo, si Sikoy Maria Bima Padilla, si Sikoy Elinda Quasay, si Inday Hilo, si Inday G. Yun lang. Wala nang iba. Wag na natin isama si Erin Edna Boy. Sorry ko, Diyos ko. Asos, wala yun Sis Joy sa gandang earring ko. O, tingnan mo. Hindi ko siya sinama. Tapos nabasa ko yung comment niya. Nagbuhat na naman ang pagkuhat. Aray ko, Diyos ko, Ginoo ko.
binawhat talaga yung binawhat talaga yung bangko niya pala na. Ta-na-na-na-na, boom. Ta-na-na-na-na, boom. Ta-na-na-na-na, boom. Ta-na-na-na-na, boom. Ta-na-na-na-na. Ang puwet ko talaga maganda yan. Wala yan sa puwet ni Ering Edna Buesa. Ano na yan? Given na yan. Kahit sino dito, kahit mga German eh. Na na-na-na-na-na, boom. Na-na-na-na-na, boom. Aray ko, Diyos ko. Aray ko, Diyos ko. Aray ko. Tulog pa yung anak ko. Hi. My name. At isa pang, ang pangalan ko ha, ang pangalan ko hindi ano ha, Ruth Bates. Hindi Ruth Bates, ano-ano dyan ha. Kaya, ayusin nyo. Kailan lang kasi ako nag-sub sa iyo, kaya hindi ako update noon sa iyo. Sa ibang live lang tayo nagsasalubong. Ay, naku! Kaya pala wala kang alam, Sis Joy. Na ano na namin yun, Sis Joy? Teka sandali, i-anin ko sa iyo. Ano ba naman ito? Kung tama ito? Robinato, finita, finito, istrako, istraka, distroto, distrota. Ibaso, ibasa, gachis ka. Yang vlog, hello. Yang vlog, shoutout sa iyo, dai, sis, shoutout sa iyo. Thank you so much sa pagpunta. Skip na natin ito. Teka, sandali. Kamras ng Ering, abutin nila. Sabi ni Inday Nabisa. Kaya nga mga Ering, pag kinanti, kalmot abutin. Tama dyan. Tama ka. Alam ni Sisi Koy Maria Bima Padilla yan. Lalo na sa bayan ng helicopter. Alam ni Inday Maria Bima Padilla ito. Totoo yan. Kay Miss Elizabeth Hansen, gandang-ganda ako sa mukha niya. Opo, magandang mukha niya. Asos, nagbuhat din ng puwet. Tukawan niya. Kahit kay Miss Jim, kahit may edad na siya, obvious na maganda siya nung kabataan niya, sabi ni Sis Koy, Joy Castillo. Tama po, Sis Joy. Tamsakdan, sabi ni Sis Yam Vlog. Yam Vlog, hello, from Inday, Edna Guisa. Tama po. Maganda yung mukha ni, ano, ni Ma'am Elizabeth. Pero ngayon yata, parang, iwan ko kung ano pa rin, sexy pa rin siya. Kaya nga, tama. Totoo yan. Maganda. Kaya, mga lalabs, hanggang dito na lang ang live ko for today. Thank you so much, Sis Joy Castillo. I love you. Thank you so much, Inday Ering Edna Buesa. Love you. Thank you so much, Inday G. Love you. Thank you so much, Sisi Koy Maria Bima Padilla. Love you. Thank you so much, Inday. Hello, hello. Love you. At sa lahat-lahat ng mga nandito, ang mga solid kong mga Sisi Koy Erlenda Quasay. Sisi Koy Rina Nakaishit. I love you. Miss Roth, hindi ko alam kasi ano ito.
Saan ito? Teka, saan na si Sis Joy? Nag-message pa ba? Miss Rot, hindi ko alam kasi na-active ang channel mo. Yes, nag-active na ako, sis. Kaya, si Sikoy Arlinda, si Sikoy Joy Castillo, sa mga solid ko dito, si Sikoy Maria Bima Padilla, I love you. I love you all. Bye-bye. Sis Rina, bye!